Uli lang lubos si Bianca at lumaki sa kanyang abuela. Subalit pumanaw nang siya'y 10 taon pa lamang. Bago ito namatay, inihabili naman siya sa best friend nitong si Lola Chudora na siyang nagpapaaral sa kanya hanggang sa makatapos ng kolehiyo. Bilang pagtanaw na rin ng utang na loob sa kinilalang abuela, inalagaan niya ito hanggang sa ito naman ang nawala. Buong akala ni Bianca, tapos na ang tungkulin niya sa pamilyang Silvano sa pagkawala ni Doña Chudora. Subalit nagulat siya sa last will and testament nito na kasal na pala siya sa apo nitong si Clarence nang hindi niya nalalaman. Paano nga ba niya pakikisamahan ng nag-iisang apo nitong mas malamig pa sa bangkay ang pakikitungo sa kanya? Alas 2 ng madaling araw, dilat pa ang mga mata ni Bianca habang nakamonitor sa kalagayan ni Lola Chudora dahil madalas hinahapo ito kahit na mahimbing ang tulog. Tuloy nag-aalala siya sa matanda. Ilang araw niya nang napapansin yun. Palibhasa kasi matanda na si Lola Chudora at minsan nagahabili na ito sa kanya. O di kaya sinasabi na dinadalaw ito sa sariling silid ng yumaong asawa. Kaya tuloy kinikilabutan siya tuwing kakausapin ito ang kaluluwa ng namayapa ng asawa na si Lolo Oscar. Bukod sa kanya, wala nang ibang inaasahang mag-aalaga sa matanda dahil nasa ibang bansa ang dalawang anak nito at ang tanging kasama ay ang apo na si Clarence na tila wala namang pakialam sa abuela. Si Lola Chudora ay ang best friend ng Lola Delpa niya na ngayon ay nasa langit na. At dahil 10 taon pa lang siya, inihabilin siya nito kay Lola Chudora na minahal naman siya ng sobra. Ibinigay ang lahat, pinag-aral hanggang sa nakapagtapos ng kolehiyo. Kung ano man ang ginagawa niyang sakripisyo ngayon sa matanda, yun ay dahil sa pagtanaw niya ng utang na loob dito. Ipinaramdam kasi sa kanya ni Lola na mayroon siyang pamilya at hindi nag-iisa. Kalaunan sa sobrang antok, kusang naipikit ni Bianca ang kanyang mga mata at hindi na malayang nakaidlip na pala. Pilit siyang gumising at nagdesisyon na bumaba upang magtimpla ng gatas para mawala ang kanyang antok. Nasa kalagitnaan na ng hagdan si Bianca nang makita ang pagpasok ni Clarence sa malaking pinto kasama ang isang babaeng kinapos ng tela ang suot ng damit kung saan kita ang cleavage at pusod. Ang iksi din ng short, kita na ang kuyukot. Nakakahiya para sa isang katulad niyang babae. Naghahalikan pa ang dalawa saktong pagpasok sa loob. Hindi alintana ng mga ito na naroon siya. Hindi niya alam kung magkasintahan ang dalawa dahil wala naman itong ipinakikilala sa abuela. Sa bagay, wala naman siyang pakialam doon dahil bahay naman iyon ng mga Silvano at hindi niya kaano-ano ang lalaking to. Sa pagkakaalam niya, si Clarence ang namamahala sa kumpanya ni Lola Chudora at sa iba pa nitong mga negosyo. Bukod sa pagiging abala ng lalaki bilang CEO, abala din ito sa babae. At dahil si Clarence ang nag-iisang tagapagmana sa lahat ng maiiwang kayamanan ni Lola, kaya ngayon pa lang, kampante na itong magpapalit-palit ng babae gamit ang kagwapuhan nito at kapangyarihan. Sigurado kasi siyang ibang babae ang kasama nito ngayon. Pero tiyak niyang kapag nalaman ni Lola na nagdala ito ng babae sa bahay, paniguradong tataas na naman ang presyo ng matanda. Nalabis niyang pinag-aalala, kaya nagbubulag-bulaga na lang si Bianca. Hindi niya pinansin ang dalawa na nagpatuloy sa komedor, pero dahil sa kanyang yapak, nahinto ang dalawa at napatingin sa kanyang gawi at kapwa na bitawan ng isa't isa. Wala namang nakuhang reaksyon ng dalawa mula sa kanya. As in, wala naman talaga siyang pakialam kung anong ginagawa ng mga ito. Sa komedor ay nagtimpla kaagad siya ng gatas at naghila ng isang silya pagkuway umupo na. Habang inuunti-unti iyong iniinom, narinig niyang may yabag na pumasok sa komedor. Pamilyar sa kanya ang pabango ni Clarence, kaya kahit hindi pa man ito ang magsalita, alam niya na yung si Clarence. Sa kanyang peripheral view ay lumapit ito sa ref at kumuha ng tubig. Sanay na siyang hindi sila nagkikibo ang dalawa ni Clarence dahil kahit kailan ramdam niyang ayaw nito sa kanya. Para siyang may sakit na nakakahawa kung pangilaga nito. Madali niyang nilagok ang isang basong gatas at hinugasan ng mug na ginamit bago bumalik sa loob ng kwarto ni Lola Chudora. Hindi niya na inalam kung nasaan ang kasamang babae ni Clarence. Tulog na tulog pa si Lola Chudora. Maya-maya, dinig niyang bumukas ang pintuan. Marahan siyang lumingon upang makita si Clarence.
at himalang naligaw ito sa kwartong iyon ni Lola Chudora. Bianca? Gulat pa ang lalaki pagkakita sa kanya. Hindi marahil inaasahan na madadat na siya sa kwarto ng abuela. Siguro inisip nitong tumuloy siya sa kanyang silid pagkagaling sa komidor. Bakit parang nakakita ka ng multo? Tanong niya sa mababang boses. Pumormal ito at pinasadahan muna siya ng tingin pababa sa kanyang talampakan na para bang ngayon lamang siya nakita. Nang magsawa siyang titigan, sinulya pa nito ang orasang nasa dingding. Pagkatapos tsaka pa sumulyap sa tulog na abuela. Madaling araw na, bakit hindi ka pa nagpapahinga? Tanong nito sa kanya na sa unang pagkakataon pagkalipas ng napakadaming taon, sa wakas ay kinausap siya, kundi pa niya ito na huling may kahalikan kanina. Hindi naman yun yung unang pagkakataon na nakita niya itong may kasamang babae. Yun nga lang kanina, nahuli niya itong nakikipaghalikan. Hindi alam ni Bianca kung concern ito sa kanya or takot na isumbong niya. Kung gusto mo, ikaw naman ang magbantay kay Lola. Iyon sana ang nais niyang ilabas sa kanyang bibig, pero nag-alangan ng dalaga at baka mamaya magalit ito. Kaya sa halip, sinabi niya na ang totoo na kailangang imonitor si Lola. Makakatulog naman siya bukas dahil may maid na magbabantay sa matanda. Tumangulang ito at nilapitan ang nakahigang matanda. Hinawakan ng palad tsaka umupo sa tabi ng abuela habang nakatitig dito. Hindi kaya nananaginip lamang siyang makita ang lalaki na nasa kwartong yun? Or baka naman may ibang espiritong sumanib ngayon sa lalaki? Matapos nitong bitiwan ang kamay ni Lola, ay sinulyapan siya. Ako na ang bahala kay Lola. Magpahinga ka na. Pagtataboy sa kanya ng lalaki na ikinatikwas ng kanyang kilay. Hindi na Clarence, may pasok ka pa bukas, ako nang magbabantay. Mahimahalaga lang akong sasabihin kay Lola na hindi mo kailangan marinig. Mabilis na salo ng lalaki. Paano nyo naman masasabi sa kanya ang gusto nyong sabihin? E tulog na si Lola. Pwede naman pong ipagpabukas. Sinulyapan siya ng malamig nitong mga mata, kaya napatango si Bianca at nag-excuse. Bakit nga ba siya nakikialam? Tumalikod na siya dahil may kung anong nabasa sa mga mata nito. Hindi niya lang matukoy kung ano. Nang maiwan naman si Clarence, ay tsaka siya napabuntong hininga. Bakit parang may guilt siyang naramdaman ngayon pagkatapos makita ni Bianca ang tagpo sa kanila ni Estela kanina? Hindi niya mahal si Bianca, pero asawa niya pa rin ito. Asawa na tanging sila lamang ng kanyang abuela ang nakakaalam. 2 taon ang nakalipas bago pa man maratay ang abuela ay hiniling nitong pakasalan niyang lihim si Bianca sa tulong ni Attorney Gebron. Si Attorney na rin ang gumawa ng paraan para mapirmahan ni Bianca ang kanilang marriage certificate na hindi na yata inalam pa ni Bianca ang tungkol doon. Sa mga panahong yun, hindi nais masaktan ni Clarence ang abuela, kaya pinagbigyan niya ito sa munting kahilingan bago ito mawala. Bagaman labag sa kanyang kalooban, walang nagawa si Clarence. Maging ang kanyang longtime girlfriend na si Estela, hindi rin alam na siya'y kasal na. Nag-aalala siyang hindi nito maintindihan ang bagay na yun. Tuloy ay hindi niya ito maiharap sa kanyang lola. Apo, ikaw ba yan? Kalaunan, gumalaw ang kamay ng abuela tsaka pilit siyang inabot. Hinawakan niya kaagad ito para maramdaman ang kanyang palad. Mahina ang pandinig nito. Bukod doon, kadalas ay hindi siya nakikilala. Ang tanging naaalala madalas ay si Bianca na siyang pinakamamahal nitong ampun. Well, wala naman talaga siyang masabi sa babae dahil hindi naging sakit sa ulo ng kanyang lola simula nang ubakyat ito sa kanilang bahay. Tila ba napawi pa nga ng babae ang kalungkutan ng pag-iisa nito. Nagmistulang Barbie doll si Bianca na binibihisan sa nais nitong damit. Palibhasa, sabik sa anak na babae dahil puro lalaki ang naging anak nito. Itinuring nitong prinsesa si Bianca. Kahit nga pagtulog ay magkatabi ang dalawa. Kung hindi pa ito tumuntong ng 18 taon, hindi pa magsusolo sa kwarto. Yes, lola ko to. Bahagyang lumapit si Clarence para marinig siya. Napaginipan kita, apo. May hinahalikan ka daw na ibang babae kanina at nasaktan si Bianca, ang asawa mo. Bigla siyang napaubos sa narinig niya. Totoo ba ang panaginip ko, apo? Pag-uulit nito nang hindi siya kumibo. Lola naman, sa tandaan niyong yan, naniniwala pa kayo sa panaginip? Di ba, kabaliktaran yun? Nilakasan niya ang boses para madinig nito.
Pagkuway gusto niya nang mapakamot sa noo. Hindi kaya nagsumbong si Bianca kanina at hinuhuli lang siya ng kanyang lola? Pero imposible dahil tulog ito nang siya ay pumasok sa kwarto. Bahagya itong gumalaw at pilit itinagilid ang ulo paharap sa kanya. Alam niyang malabo na rin ang paningin ng abuela at hindi na nito natutukoy ang mga kaharap, kaya himalang nahulaan nitong siya ang nasa silid. Kadalasan na po nagkakatotoo ang mga panaginip. Alam mo bang napaginipan ko lang kahapon na magkasama na kami ng lolo mo habang namamasyal sa malaparaisong lugar? At naramdaman ko din na malapit nang mangyari yun. Nakita niyang umiti ito sa kawalan at ninamnam ang masayang sinabi. Kailan niya ba huling nakausap ang abuela ng ganito? Matagal na dahil bihira niyang silipin ang matanda sa silid nito. Sa totoo lang, walang makapagsasabi na pwedeng magkasama ang dalawang kaluluwa sa langit after death, pero sinang-ayuna na lang niyang sinabi nito. Salamat, apo. Maiba lang ako. Eh, matagal na kayong kasal ni Bianca. Hindi mo pa rin siya nililigawan hanggang ngayon. Bagaman mahina at putol-putol ang boses, nasabi naman ito iyon ng maayos. Hay, Lola, para saan ba ang lahat ng to? Di ba nga ang sabi mo kapag napakasalan ko na siya hanggang dun lang? Nasa tono niya ang pagrereklamo, bagaman hindi galit ang kanyang boses. Gusto ko kayong maging malapit sa isa't isa. Ayokong kapag nawala na ako, paalisin mo siya dito sa bahay at magdadala ka ng ibang babae. Tandaan mong kahit nasa malayo na ako, parating nasa inyong dalawa ang mga mata ko. Isipin mong walang ibang pamilya si Bianca kundi ako lang, at kapag namatay ako, ikaw naman ang makakasama niya. Sa kadaldala ni Lola ay nagkandaubo ito, kaya sinaway ni Clarence na magpahinga na. Subalit ang makulit na matanda, pilit siyang pinauon na liligawan si Bianca. Sa kabila nito, wala siyang balak gawin. Hindi niya kaya, si Estela ang mahal niya. Ilang sandali pa, tulog na ulit ang matanda, bahagya pang nakangiti, marahil dahil sa kanyang ipinangako. Ilang sandali pa siya sa silid nito bago tuluyang lumabas. Nang mapadaan sa kwarto ni Bianca, ay natitigilan siyang napatingin sa pinto nitong nakasarado. Si Bianca ang rason kung bakit hindi sila malaya ni Estela. Pero dapat niya ba itong kasuklaman, gayong wala rin naman itong alam? Malungkot siyang tinungo ang kwarto upang makapagpahinga na rin. Good morning, Bianca. Ready na ang almusal. Bati ni Rasol paglabas niya ng kwarto. Isa ito sa kasambahay ng mga Silvano. Umiti siya at binati din ang babaeng nadatnan sa sala na naglilinis. Nasa kusina na si Sir Clarence, inaantay ata kayo at mag-aalmusal. Nakangiting saad pa nito. Nahinto siya sa paglalakad. Alas 10 na iyon ng umaga dahil nga puyat siya sa nagdaang gabi. Ha? Hindi ba siya papasok sa trabaho ngayon? Takang tanong niyang pabulong at lumapit dito. Hindi ata, kabababa lang niya. Sige na, sabayan mo na. Pagtataboy sa kanya. Si Lola Chodora ba gising na? Tanong niya. Ito kasi ang nakatoka na magbabantay sa araw kapag siya ay tulog pa. Nagising kanina, pinakain ko na nga. Nandoon naman si Basing, siya na muna ang bahala. Mag-almusal ka na muna dahil tanghali na. Sa muli ay pagtataboy nito sa kanya. Mamaya niya na lang sisilipin ang matanda. Kakain na muna siya ngayon. Sa komedor, nadatnan niyang tahimik si Clarence na nakaupo sa harapan ng mesa. Pero hindi ginagalaw ang pagkain, talagang inaantay siya nito. Kung dati napipilitan ng lalaking sabayan sila ni Lola kumain, ngayon naman ay siya pa itong inintay. First time mangyaring sabay silang kakain na tanging silang dalawa lang. Maupo ka, Bianca. Lahat nito sa upuan na nasa tapat ng lalaki pagkakita sa kanya. Tahimik siyang umupo sa harapan nito at tinignan ang gwapong mukha ng lalaki. Ito yung tipo ng kagwapuhan na hindi nakakasawang titigan. Yung nakita mo kagabi, Bianca, wala lang yun. Huwag mo na sanang sabihin pa kay Lola. Binasag nito ang katahimikan sa kanilang pagitan. Ang malamig nitong boses, tila humahaplo sa kanyang puso. Tumango naman siya. Huwag kang mag-alala. Mahal ko si Lola Chodora. Kaya pwede mong gawin lahat at walang makakarating sa kanya. Ngayon niya napagtanto na kaya siya sinabayan ng lalaki para sa bagay na nakita niya kagabi. Tsaka bakit wala lang yun? Kung mahal ni Clarence ang babaeng yun, dapat iharap nito sa abuela. Pero ayaw niyang pag-aksiyahan pa ng panahong isipin ang bagay na yun. Inabuti na lang niyang kumain.
Matapos nilang mag-almusal ni Clarence, tumuloy siya sa kwarto ni Lola Chudora. Bukod sa nakita niya kagabi, wala naman silang napag-usapan pang iba nito. Panaka-naka, sinusulyapan siya ng lalaki na tila may nais sabihin, ngunit wala namang lumalabas sa bibig. Apo, matanong ko lang ha, may nanliligaw na ba sayo? Kasalukuyan niyang pinupunasan si Lola ng basang tawel, kaya napatigil siya at natawa. Napakaseryoso kasi nito. Hindi sinasadya, naalala niya si Oliver na nanligaw sa kanya noong college. Parehong edukasyon ang kinuha nilang kurso, pero mas pinili niyang alagaan si Lola kaysa mag-apply ng trabaho. Si Lola kasi ang kanyang priority. Mabait si Oliver. Caring at bukod dun ay gwapo. Subalit hindi pa siya handang makipagrelasyon noon, lalo at hindi pa siya graduate. Nahihiya din siya kay Lola Chudora at baka isipin itong maaga siyang nakipag-boyfriend. Kamusta na kaya ito ngayon? Bakit ka natawa? Imposible ba yun na po? Napakaganda mo at mabait pa. Minsan ay lumabas ka naman ng bahay. Nasa tono ni Lola na siya inuutusan. Naku Lola, wala akong planong mag-boyfriend. Tsaka 23 pa lang naman ako. Kung ganoon, hindi ka pa nililigawan ni Clarence. Ho? Tila nabingi siya sa pagbigkas nito ng pangalan. Nawalan bigla ng imik si Lola at natahimik, kaya nag-alala si Bianca. Ayaw kasi nitong mag-isa siya balang araw kapag ito ay nawala. Kaya siguro, nais na ng matanda na magkaroon siya ng nobyo. Ang sa kanya naman, matagal pang mangyari yun. Mabuti't hindi na ito nagsalita pang muli. Matapos palitan ng diaper at linisan ang katawan ni Lola, nagpatulong siya kay Baning na ilipat ito sa wheelchair. Bumagsak na ang katawan ni Lola, kaya hindi sila hirap gawin yun. Tsaka naman lilinisin ni Baning ang higaan nito, papalitan ng bedsheet maging ang unan. Tuwing kada isang linggo nila iyon ginagawa. Lumipas pa ang 3 buwan at napansin niyang mas lalo pang nangihina si Lola. Sa araw na iyon, ipinatawag na nito ang mga anak na nasa Amerika at nais makita. Hindi naman nabigo si Lola Chudora dahil lumipad ka agad pa uwi ng pinasina Tito Victor at Tita Sinaida na mga magulang ni Clarence. At ang isa pa nitong anak na si Tito Rocky. Hindi nga lang nakasama ang asawa at anak dahil nag-aaral pa ang mga ito. Victor, Rocky, kayo na ba yan? Mababakas ang kasiyahan sa malabong mga mata ni Lola Chudora nang yakapin ito ng 2 anak. Yes, ma'am. Kami ito ni Kuya Victor. Malungkot na sabi ni Tito Rocky. Hindi maiwasan maging emosyonal ni Bianca habang pinanonood ang tagpong yun. Nakikita niya kasing masayang-masaya ang matanda na napagbigyan ng 2 anak kahit na napakalayo ng pinagmulan. Ma'am, si Sinaida to. Remember me? Naiiyak din na lumapit ang ina ni Clarence sa biyanan at niyakap. Oo naman, makakalimutan ba kita, napakaganda kong manugang. Nagawa pa nitong magbiro, bagaman nangangatog at hirap ang boses. Mahigpit nitong hinawakan sa kamay ang babae. Hinalikan naman ito ni tita at sinabing magpalakas dahil mamamasyal pa ito sa ibang bansa. Subalit umiling-iling ito at sinabing sinusundo na ni Lolo Oscar at itinuro ang nakabukas na bintana. Napahikbi siya sa mga sandaling yun nang manikip ang paghinga ni Lola habang nakayakap ang mga anak. Kahit ang personal na doktor ni Lola Chudora ay napapailing at pilit itong nirevive subalit walang nangyari. Napayakap na rin siya sa kinilalang abuela at nanumbalik ang sakit na naramdaman sa pagkawala ni Lola Delfa. Ngayon ay alam niyang masaya na si Lola dahil kasama na nito si Lolo Oscar. Mahirap mang tanggapin pero kailangan. Iha, pwede kang sumama sa amin ng Tito Victor mo kung gusto mo lang naman. Alam naming malulungkot kang mag-isa dito. Nasa hapag silang lahat noon habang naghahapunan matapos ang libing ni Lola Chudora. 2 araw na ang nakalilipas. Babalik na kasi ang mga ito sa Amerika after 40 days ni Lola Chudora. Nag-angat siya ng paningin. Mas lalo siyang malulungkot dun dahil hindi niya madadalaw si Lola Chudora. Kahit totoong kabaitan ang ipinakita sa kanya ng mag-asawa, wala pa rin siyang balak sumama. Si Clarence ay napatingin sa kanyang gawi. Inaantay ata nito ang kanyang magiging tugon. Alam niyang hindi nito maiiwan ang kumpanya dahil walang mag-aasikaso. At ayaw niyang iwan si Clarence dahil malulungkot ito lalo kapag nag-isa. Tumango si Tita Sinaida at binalingan si Clarence.
How about you, iho? Tanong nito sa anak. Si Tito Victor at Tito Rocky ay tahimik lamang. Huwag na po, tita. Salamat na lang po. Pero mas komportable po ako dito. No, ma'am. I want to stay here for Bianca. Ayaw ni Lola na mag-isa ang paborito nitong apo. Tiyak, susundan ako nun sa state para pagalitan. Seryoso si Clarence habang nakatitig sa kanya pero natawa ang tatlo. You're right, iho. Mommy won't let her princess to be left alone. Salo ni Tito Rocky na may kasunod na tawa. Alam ng lahat kung gaano siya kamahal ng kinilalang abuela na ginantihan niya rin ang higit sa kabutihan nito. Ngumiti siya na napatingin kay Clarence. May kung anong kasiyahan sa kanyang puso na may iwan nito para sa kanya kahit na alam niyang si Estelle ang rason kung bakit gusto nitong mag-stay. Matapos nilang maghapunan, nag-usap-usap pa ang mga ito sa sala. Labas na siya doon kaya pinili niyang magpahinga sa kanyang silid. Ngayong wala na si Lola, siguro oras na rin para hanapin ang buhay niya na hindi nakadepende rito. Sa loob ng 13 taon, halos si Lola Teodora lamang ang kanyang kasama. Siguro kung wala si Clarence, mangangapa siyang mag-isa. Bago bumalik sa state ng mag-asawang si Naida at Victor, maging si Tito Rocky, ipinatawag nito si Attorney Gebron para sa last will and testament ni Lola Teodora. Ang plano ng magkapatid ay ibenta ang ibang ari-arian ng magulang. Tutali wala namang mag-aasikaso dahil abala sa kumpanya si Clarence. Hindi sana siya makikinig sa pagbasa ni Attorney Gebron ng last will ni Lola, pero ipinatawag siya ng abogado dahil may naiwan din daw sa kanyang pamana ng matanda. Hindi niya iyon inaasahan dahil para kay Bianca, malaking pamana ang edukasyon at masayang alaala na kasama nito. Ang dalawang resort sa magkabilang lugar ay ipinamana ni Lola kay Tito Rocky at Tito Victor, maging ang rest house. Ang hasyenda at kumpanya ay kay Clarence at sa kanya naman ay ang mansyon at malaking pera nito sa bangko. Dahil ang sabi pa ni attorney, may tiwala ito sa kanya pagdating sa pera. At kung bakit ipinamana sa kanya ang bahay, iyon ay nais nitong manatili siya kasama si Clarence dahil sila'y kasal ng dalawa. Kasunod noon ay ipinakita nito ang marriage certificate nila ng lalaki kung saan ay nalagdaan niya. Hindi lamang siyang nagulat kundi pati na rin ang mga naroon. Ang lahat ay napatingin kay Clarence, maging siya man ay napatingin dito. Attorney, hindi po totoo yan. Baka gawa-gawa niyo lang yan. Pamilya po akong ituring ni Lola. Para na rin niya po akong apo. At saka hindi ko po matatanggap ang pera niya. Nagugulumihin ang saad ni Bianca. Umiling si attorney. I'm sorry, Bianca. Pero hindi na mababago pa ang last will ni Lola Teodora. It's up to you where and how you're going to spend the money. At ang pagiging mag-asawa ni Clarence ay isang rason kaya niya ginawa dahil ayaw kanyang mag-isa kapag nawala siya. Saad ni Attorney Gebron, nanubig ang kanyang mga mata. Bakit hindi sinabi sa kanya ni Lola noong nabubuhay pa ito? Napasulyap siya sa tahimik na si Clarence. May alam kaya ito? Iha, ano man ang plano ni Mami sa'yo, alam niyang iyon ang makakabuti. At deserve mo yun. Tutal, kasal na kayo ni Clarence. Pagkuway binalingan ni Tito Victor ang anak niya, ay ipagpatuloy niyo na lang. Clarence anak, huwag mo sanang sasaktan si Bianca. Alagaan mo siya, mahalin mo, dahil iyan ang nais ni Mami, okay? Habilin pa nito. Nagkatitigan sila. Bagaman hindi ito sumagot sa sinabi ng ama ay tumango ito. Alam niyang taliwas iyon sa kagustuhan ng lalaki, lalo at may ibang babae sa buhay ni Clarence. Kung noong buhay pa si Lola Teodora ay nagawa nitong suway ng matanda, ngayon pa kayang patay na? Bago umalis si Attorney Gebron ay nag-iwan pa ito ng sulat para sa kanya galing kay Lola. Hindi nito sulat kamay dahil alam niyang hindi na kayang magsulat ng matanda, pero sa puso niya, ramdam niya ang bawat kataga nitong pasasalamat sa lahat ng pag-aaruga niya rito hanggang sa ito ay nawala na. Hindi niya napigilan ang kanyang luha habang binabasa ang liham nito. Ipinaliwanag din ni Lola sa kanya kung bakit si Clarence ang nais nitong makasama niya habang buhay. Dahil alam nitong hindi siya sasaktan, nakakasiguro itong matututunan niya ring mahalin ang apo nito. Kinabukasan, masinsinan silang kinausap ng mga magulang ni Clarence about sa kanilang dalawa, lalo at babalik na sa Amerika ang mga ito.
Puro tangulang naman si Clarence sa mga sinasabi ng magulang. Siya may ganun din. Malaking adjustment ang mangyayari. Hindi ganun kadaling umaktong mag-asawa sila ni Clarence. Hanggang ngayon, hindi pa siya makapaniwala. Iha, huwag kang mangiming magsumbong sa amin ni Victor pag may ginawang hindi tama si Clarence, ha? Saad ni Tita Sinayda. Yes, Tita, salamat po. Tugon niya at sumulyap sa tahimik na lalaki. Mami na ang tatawag mo sa akin dahil manugang na kita. Sana pagbalik namin dito may apo na kami. Natatawang saad nito na ikinangiti din ni Tito Rocky. Ang asawa naman nito ay natawa. Mom, react ni Clarence. Why not? Gusto ko nang magkaapo, aba, ilang taon ka na. Nandidilat ang mga mata ni Tita habang nakatingin kay Clarence. Hindi sumagot ang lalaki. Iha, may papangako mo ba? Tanong sa kanya ng ginang. Tita, I mean mommy, matagal po yung adjustment sa relasyon namin ni Clarence bilang mag-asawa. Dahil pareho po naming hindi in-expect, kaya imposible po yun. Isa pa, may GF po si Clarence. Mabuti na yung alam ng mag-asawa kung hanggang saan lang ang estado ng relasyon nila ni Clarence. Mananatili iyong sa papel lamang at hindi sa totoong buhay. Is this true, Clarence? Agad namang tanong ni Tita Sinayda. Makahulugang sumulyap sa kanya si Clarence na tila sinasabing sana hindi niya na binanggit pa yun. I'm sorry, Mom. At wala rin itong nagawa kundi aminin ang totoo. Pero Mom, mahal ko si Stella. Noong nabubuhay pa si Lola, hindi kami naging malaya. Hanggang ngayon bang wala na siya? Dinig niya ang sama ng loob nito sa tonong yun. Nakonsensya tuloy siya kung bakit niya pa sinabi sa magulang ni Clarence ang tungkol kay Stella. Clarence, tama ang mami mo. Mag-focus ka sa asawa mo. Walang magandang patutunguhan sa inyo ng Stella na yan. Kahit mahal mo pa siya, but still you are marriage. Segunda ni Tito Victor. Hindi nakapagsalita si Clarence na tumangulang. Hindi ito nagbitiw ng kung ano pang mga kataga. Hindi rin sinabing hihiwalayan ng babaeng mahal nito at wala lang naman iyon sa kanya. Naiintindihan niya ang nararamdaman ni Clarence. Pareho nilang hindi gustong ikasal sa taong hindi nila mahal. Pasado alas 11 ng gabi, nakita niya itong mag-isang umiinom ng alak sa gilid ng swimming pool. Tila kay bigat ng daladala at ang lalim ng iniisip. Tumikim siya para mapansin ng lalaki, pero hindi siya nagtagumpay, kaya umupo siya sa tabi nito. Alam niyang naramdaman siya ni Clarence, pero hindi ito nag-abalang lingunin siya. Nagmistula siyang invisible. Galit ba ito sa kanya dahil napagalitan ito ng mga magulang? Sorry na, sinabi ko lang talaga yun kina Tita kanina para hindi sila mag-expect tungkol sa atin. Naiintindihan kita, Clarence, kaya walang problema sa akin kung itutuloy niyo ang relasyon niyo ni Stella. Basag niya sa katahimikan sa kanilang pagitan. Tsaka pa siya nito nilingon at matagal na tinitigan. Nakipaghiwalay na ako kay Stella. Dahil hindi ko kayang suwayin si Lola kahit wala na siya. Pag-aralang tanggapin ka bilang asawa ko. Anito na bagay na nakapagpagaan sa kanyang pakiramdam. Dalawang araw pa ang lumipas ay inihatid na nila ni Clarence ang magulang nito maging si Tito Rocky sa airport. Ngayon ang balik ng tatlo sa Amerika. Umabot din ang dalawang buwan ng pag-i-stay ng mga ito sa Pinas bago nag-decide na bumalik na. Sinaayos muna ng lahat ang maiiwan maging ang relasyon nila ni Clarence. Maayos naman ang makitungo sa kanyang lalaki simula nang sabihin ni Attorney Gibron na mag-asawa na silang dalawa. Hindi na ito kasing lamig ng dati, pero hindi masasabing close na silang dalawa. Clarence, iho, ang mga sinabi ko, ha, huwag mong kalilimutan. Pagpapaalala pa ni Tita, kapwa sila niyakap ganun din ang dalawang lalaki hanggang sa tuluyang nagpaalam na sa kanila at pumasok na sa loob. San mo gustong pumunta? Baling sa kanya ni Clarence nang mawala sa kanilang paningin ang mga ito. Sa bahay. Kung may pupuntahan ka, magta-taxi na lang ako pauwi. Iyahatid na kita. Tutuloy kasi ako sa office. Wala naman akong gagawin sa bahay. Pwede kitang samahan sa office. Anya kay Clarence. Bukod kay Baning at Rasol, wala na siyang ibang kasama sa mansyon. Malulungkot lang siya at maiinip. Maaalala na naman niya si Lola Chudora. Nalingon siya nito. Are you sure? Busy ako, baka mainip ka lang sa office. May meeting ako ngayong umaga.
and it takes 3 hours. Pagsisinungaling ni Clarence, dahil lang totoo, wala siyang meeting at lalong hindi totoong nakipaghiwalay siya kay Estela. Ayaw niya lang na sa tuwing wala siya, iisipin ni Bianca na nakikipagkita siya sa nobya. Wala siyang nararamdaman dito at ang plano niya makipag-divorce sa babae. Hindi rin naman siya nito mahal, kaya walang rason para magsama sila. Okay Clarence, maghihintay ako pero kung ayaw mo, uuwi na lang ako sa bahay. Tugon naman ang babae. I'm sorry, pero maiinip ka lang talaga sa office. Wala ka ding makakausap doon. Mas okay pa sa bahay, makakapagpahinga ka. Ulit pa ni Clarence, kaya naramdaman ni Bianca na ayaw talaga siya nitong isama. Hindi na siya nagpumilit, kaya may nabuting umuwi na lamang. Nalihim ipinagpasalamat ni Clarence. Sa office kasi, naroon si Estela at nag-aantay sa kanya. 2 buwan din ang kanya mga magulang sa Pinas, kaya sa loob ng 2 buwan, palihim niya lang na nakakausap ang babae sa cellphone. Ipinagpapasalamat niyang lubos na nauunawaan siya ni Estela. Akala ko hindi ka na darating pa Clarence. Malungkot na wika ni Estela. Niyakap niya ang namiss na nobya at hinagkan sa labi. Sorry, tinanghali si na mami. Malambing niyang saad, tsaka muli itong hinagkan sa labi. Bumuntong hininga ito. Halos 2 buwan tayong hindi nakita Clarence. Ang gusto ko, bumawi ka sa akin. Ipag-shopping mo ko. Nakasimangot nitong saad, naglambitin sa kanyang leeg at siniil ng halik sa labi. Matagal naghinang ang mga labi nila at nadadala siya sa mainit na halik na pinagsasaluhan nilang 2 ni Estela. Pero pigil siyang angkinin ito, lalo ngayong kasal pa sila ni Bianca. Hindi pwede. Nais niya munang kausapin ang babae para maging maayos ang paghihiwalay nila. Tutal naman, alam niyang hindi magiging maayos ang marriage nila. Okay Estela, mag-shopping tayo. May aasikasuhin lang ako saglit tsaka tayo aalis, okay? Wika niya at hinaplos sa mukha nito bago inayos ang suot na damit ng babae. Naghintay ito hanggang sa matapos niyang pirmahan lahat ng ilang dokumento sa ibabaw ng kanyang mesa. Pagkatapos ay tsaka sila umalis. Halos maghapon ang ginugol nila sa mall at doon na rin kumain bago niya hinatid sa bahay nito ang babae. Anak sa unang asawa si Estela ng yumaong ama, kaya mag-isa na lang ito sa buhay. Isa itong freelance model at bukod doon ay walang pinagkakakitaan ng nobya. Nakilala niya ito sa isang bar habang binabastos ng mga kalalakihan. Simula nun, nagka-interest siya sa babae. Unti-unting kinilala at hindi nagtagal ay niligawan. At hindi niya akalaing tatagal sila ng mahigit 2 taon sa patagong relasyon. Nung una sa kanyang lola, ngayon naman sa kanyang asawa. Siya ang sumusuporta sa lahat ng pangangailangan ng babae, mula sa pagbabayad ng renta sa apartment na tinitirhan ng babae at sa mga gastusin ito sa school. Mabuti at graduating na ito ngayon sa kursong Information Technology. Kaya nga ayaw niyang may mamagitan sa kanila dahil nag-aaral pa ang nobya. Nais niyang makagraduate muna ito bago sila magpakasal. Yun ay pagkatapos niyang ayusin ang divorce nila ni Bianca. Bye love, ingat ka. Pagdating sa harapan ng apartment ni Estela ay saad ng dalaga sa kanya. Sandaling inangkin ni Clarence ang labi nito bago hinayaang bumaba ng kanyang sasakyan. Bye, see you tomorrow. Kinawayan ni Clarence ang nobya pagbaba nito. Hinintay muna din itong makapasok sa gate bago tuluyang umalis. But ngayon ka lang? Pagpasok ni Estela, salubong ng isang boses sa kanya. Madilim sa loob kaya binuksan niya muna ang ilaw. Nakaupo si Marco sa sofa. Walang iba kundi ang kanyang nobyo. Yes, bukod kay Clarence, may Marco pa siya. Kung si Clarence ay 2 taon niyang karelasyon, si Marco ay 3 taon na. Pareho niyang ginagatasan ng 2. Kailangan niyang gawin yun dahil wala siyang pera. Walang trabaho, kundi umextra lamang sa pagiging model at kakarampot ang kita dun. Sa dami ng bayarin niya, dagdagan pa ang kanyang luho. Mabuti na lang din at umaayon ang panahon sa kanya dahil kailangan nilang ilihim ni Clarence ang kanilang relasyon maging kay Marco na may asawa na. May mga binili lang ako para sa school. Kanina ka pa ba? Tanong niya rito. Hindi nakakapagtakang nakakapasok ito dahil alam ni Marco ang kanyang passcode. Sa halip na sumagot, nilapitan siya at siniil ng halik sa labi
at pabuhat na dinala sa kanyang silid. Nabitiwan niya na ang lahat ng mga pinamili niya. Kung si Clarence ay hanggang halik lang, si Marco naman ay hayok sa laman. Mabuti na lang at may panlaban siya para hindi mabuntis. Gabi na nakarating si Clarence sa bahay dahil na-traffic siya ng halos 15 minuto pagkagaling sa apartment ng nobya. Pasado alas 8 na iyon. "Hi sir, nasa komedor po si Bianca. Inaantay kayo para sa hapunan." Salubong sa kanya ni Baning sa magiliw na boses. Nagtataka siyang napatingin dito. Wala naman siyang sinabing hintayin itong kumain. "Sige na sir, ipinagluto ka pa naman ni Bianca." Pangungulit ng maid, napalunok tuloy siya. Kumain na kasi sila sa labas ng nobya at busog na siya. Buong akala niya nakakain na si Bianca. "Ganun ba? Sige, magbibihis lang ako." Tsaka siya tumuloy sa kanyang silid. Mukhang madudoble ang dinner niya. Magpapatunaw na muna siya. Naiinip naman at panaylingon ni Bianca sa pinto ng komedor. Sabi ni Baning sa kanya magbibihis lang daw si Clarence, pero halos 10 minuto nang nakalipas, wala pa rin ito. "Rasol, pakitawag nga ang sir mo." Utos niya sa maid na naroon. Ngumiti naman ito tsaka tumalikod. "Nandito na ako." Sakto namang pagdating ni Clarence na nakasando at boxer short lamang. Napalingon siya sa asawa at ngumiti. Mas gwapo ito pag ganoong suot, hindi masyadong halata ang pagiging cold. Si Rasol naman, tuluyan silang iniwan sa kusina. "Alam kong hindi ka pa kumakain kaya inintay talaga kita." Masayang saad ni Bianca. Hindi halata pero tila ginagampanan niya na ang tungkulin kay Clarence. Bagay na wala namang masama. Hindi malayong ma-inlove siya sa lalaki at tutuhanin ang lahat sa kanila. Yun ay kung okay lang din sa lalaki. Wala din kasi siyang balak suwayin ng matandang nasa kabilang buhay. Nilagyan niya kaagad ng kanin si Clarence sa plato, pero dagli siya nitong pinigilan. "Bianca, please, hindi mo na ako kailangan pagsilbihan, okay?" Ani Clarence sa mababang boses upang hindi ma-offend ang babae. Tingin niya kasi umaakto itong asawa niya. Inantay siyang kumain at heto, pinaglalagay pa ng kanin sa plato. "Clarence, it's okay. I know pagod ka. Mukha kasing nag-overtime ka pa." Pero sa halip na magpapigil, nginitian lang siya ni Bianca. Hindi tuloy siya makaangal. Gusto niyang mapamura sa dami ng kaning nilagay nito sa kanyang plato, gayong busog pa siya. Kung alam lang niyang mangyayari ito, sana pala hindi siya nag-dinner kasama si Stella. Halos magkandadual siya, maubos lang ang pagkaing nasa plato. "Siguro next time, Bianca, huwag mo na akong hintayin. Madalas talaga sa office na ako kumakain, lalo na kapag may hinahabol akong tatapusin." Saad niya nang sa wakas, naubos na ang laman ng plato. "Sige, kung yan ang gusto mo, nakatuwaan ko lang talaga na ipagluto ka. Anong masasabi mo? Masarap ba?" Ngiting tanong ni Bianca habang isa-isang iniimis ang kanilang pinagkainan. "Salamat, pwede na." Tugon niya pagkuway tinulungan itong magdala ng mga plato sa lababo para bumaba ang kanyang kinain. "Kung papipiliin ka, kaninong luto ang masarap, sa akin or kay Baning?" Bahagyang natawa si Clarence sa pagkukumpara na ito sa luto ni Baning. Hindi kasi ito sanay sa kusina, samantala si Baning matagal ng kusinera. Nung buhay pa ang kanyang abuela, bawal si Bianca sa gawaing bahay, katulad ngayong naguhugas ito ng plato. "Siyempre kay Baning, baguhan ka pa lang. Kumbaga, tinatantya mo pa yung dami ng seasoning." Paliwanag niya sa paraang hindi na naman ito ma-offend. Ngumiti lang ang babae. Halata namang hindi ito apektado sa kanyang sinabi. "Okay, hindi daw masarap pero naubos mo yung laman ng plato mo na nilagay ko." Tuwang-tuwa itong napahagik-gik. Nahawa siya at bahagyang natawa. Bagaman iniinda pa ang matinding pagkabusog. First time din nilang nag-usap ng ganito na parang close. Dati dinadaan-daanan niya lang si Bianca at hindi pinapansin sa kaunting paninibugho na nararamdaman niya dahil feeling niya mas mahal ng abuela ang babae kaysa sa kanya na sariling apo. Pero ngayon niya na-realize na pantay ang pagmamahal na ibinigay ng abuela sa kanila ni Bianca. Tumulong na rin si Clarence kaysa panoorin lang ito. Si Bianca ang nagbabanlaw at siya naman ang tagapunas maging sa pag-arrange nito sa lagayan. Pero dahil katatapos lang nilang kumain,
nag-aya si Clarence na magpahangin muna sila sa veranda. Alam mo, matagal ko nang napapansin na itong si Sir Clarence at Bianca bagay sa isa't isa. Wika ni Baning kay Rasol habang nakakubli ang dalawa sa malaking pinto at patagong sinusundan ng tanaw ang mga ito. Sira, mag-asawa na yung dalawa, narinig ko kay Attorney Gebron. Hindi lang yun, narinig ko din kay Senyora Sinayda na nakasulat sa last will ni Lola na kasal na ang mga ito at tingin ko pareho nilang hindi alam. Mahabang wika ni Rasol na nagpamulagat kay Baning. Ganun ba? Ba't ngayon mo lang sinabi? Nahuli tuloy ako sa latest. Hinampas pa nito ang isa sa braso. So, paano ngayon? Tututuhanin na kaya nila ang kasal-kasalan? Dugtong pang tanong ni Baning kay Rasol at impit na tumawa. Baka marinig sila. Yan ang aabangan natin. Nag-appear ang dalawang Marites at naghahagik-gikan. Sa muli ay hinanap ng dalawa kung nasaan sina Clarence at Bianca. Masyadong madilim dito, Clarence. Wala bang ilaw? Nangangapang tanong ni Bianca sa asawa. Ngayon niya lang nalaman na may basement pala ang mansyon. Sa tagal niya rito, ngayon lamang siya nakapasok dito. Meron, syempre. Wait lang, dyan ka muna. Hahanapin ko lang ang switch. Pagpapaalam ni Clarence. Sa takot ni Bianca na maiwan sa madilim na lugar, napahawak siya sa lalaki. Hindi niya alintana kung saan-saan siya napapahawak dahil nga sa madilim na lugar. Tsaka niya lang napagtanto na kinakapa niya na ang matipunong dibdib ng asawa. Clarence, huwag mo kong iiwan dito. At halos sumiksik na siya sa katawan nito. Tila naparalisa naman si Clarence nang maramdaman ng pinakamalambot na parte ni Bianca. Alam niyang ginawa lamang ito ng dalaga dahil sa takot. Pero hindi niya akalaing ganito ang magiging epekto sa katawan niya. Para siyang sinilaban na hindi niya na dapat nararamdaman. Bianca, anas niya at bahagya itong iniharap sa kanya. Clarence, lumabas na tayo dito. Sa pagkakataong iyon, nakaharap na sa kanya ang dalaga. Humahaplos sa mukha niya ang mainit at mabango nitong hininga. Kinapa niya ang pisngi nito. Hinaplos ang buhok nito. Bianca, huwag kang matakot. Nasa tabi mo lang ako. Bago pa siya makalimot, ay kinapa niya ang switch ng ilaw. Nang iyon-iyon, nagliwanag ang basement at kapwa sila nagulat sa kanilang ayos. Nakayakap sila sa isa't isa. Dahil dito, pareho silang natigilan at hindi maiwasang titigan ang magandang view na nasa kanilang harapan. Hindi nagtagal, napapangiti si Bianca sa ayos nila ni Clarence, pero hindi niya magawang bumitaw sa pagkakahawak dito. May kung anong masarap na pakiramdam ang nagmumula sa mga bisig nito. Pasensya ka na, takot talaga ako sa dilim. Walang kibong tinitigan lang siya nito, tulala at hindi magawang alisin ang mga mata sa kanya. Si Bianca na lang din ang nakadama ng hiya sa kanilang ayos, kaya minabuting lumayo ng bahagya sa asawa. May ipapakita nga pala ako sa'yo. Lumipat sa palad niya ang kamay ni Clarence at inalalayan siya papasok sa isang pang dim light na silid. Hindi na siya nakaramdam ng takot noon dahil hawak naman siya ng lalaki. Ngayon lang siya naging ganito kakomportable sa tabi ni Clarence. Halika! Iniupo siya nito sa isang mababang silya bago binitiwan ang kanyang palad. Lumipat ito sa kabilang side at may kinuhang maliit na box. Ang laman noon ay mga larawan ni na Lola Chudora at Lolo Oscar noong magkasintahan pa lamang ang mga ito. Ang ganda talaga ni Lola noong kabataan niya. Puri ni Bianca habang pinagmamasdan ng isang larawan ni Lola Chudora na sa tansya niya nasa 17 years old pa lamang. Oo, kasing ganda mo siya. Maamo ang muka. Ibinalik naman ni Clarence kay Bianca ang papuri nito. Walang halong pambubola. Maganda si Bianca. Hindi nakakasawang titigan. Siguro kung nauna niya itong napag-aralang mahalin kaysa kay Estela, hindi siya mahihirapan ngayon. Ang nais niya, maging maayos ang buhay nito para naman hindi siya kamuhian ni Lola sa kabilang buhay. Kapag na-divorce na sila ni Bianca at kahit bumuo na sila ng pamilya ni Estela, ang nais niya, may connection pa rin sila ng babae. Gusto niyang siya ang gagabay dito. Sus ng bola pa. React ni Bianca sa kanyang papuri. Pero salamat Clarence. Pagkuwaing initian siya nito. Napaka-inosente na mga matang tumingin sa kanya. Walang halong pagkukunwari. Noon pa man sa tuwing titignan ng babae, tila panganib ito sa kanya.
Pakiramdam niya tuwing tititigan nito sa mga mata, nawawala siya sa kanyang sarili. Heto naman si Lolo. Pilit niyang ibinaling ang atensyon sa hawak nitong album. Hawig pala kay Lolo si Tito Victor. Nasisiyahang saad nito habang nakatitig sa larawan. At ikaw, nahawig naman kay Tita Sinayda. Tsaka nag-angat ng paningin at tumitig sa kanya. Sayang, hindi sila nagkaroon ng anak na babae. Ang ganda-ganda siguro. Dagdag pa na tumikwas ang ibabang labi. Kaya natuon ang paningin niya sa parting yun ng asawa. Nag-init siya. Maglalaro sa kanyang utak dahil sa katahimikan sa loob ng basement at dahil na rin sa malamig na gabi. Wow! Ang ganda, Clarence! Namalayan na lang niya na wala na pala sa tabi niya ang babae, kundi nasa kalapit nilang bookshelf na may nakahilerang mga libro. Mga lumang libro ng lolo niya dahil mahilig itong magbasa. Sa dami ay itinambak na lang ng mami niya sa bodega. Nakita niyang may hawak na kumikinang na kwinta si Bianca at may pendant na hugis puso. Sa lola niya ang bagay na iyon, regalo ng kanyang yumaong abuelo. Lumapit siya sa asawa't kinuha yun at isinuot dito. Regalo to ni lolo kay lola nung magkasintahan pa lang sila. Tinanggal niya lang sa kanyang leeg nang pumanaw ang abuelo ko dahil nahirapan siyang mag-move on. Habang isinusuot iyon kay Bianca ay saad niya. At matutuwa siyang makita to na suot mo. Bagay sa iyo, Bianca. Hinawakan nito ang pendant at ngumiti sa kanya. Bahagya pang humarap sa salamin na nakapatong sa shelf at sa refleksyon siya nito nakatingin at ganun din ang babae. Ilang sandali pa sila na natili sa loob ng basement habang ini-interview siya kung paano nagkakilala ang dalawa. Puro love ang tawag ng story ng dalawa. Malayong malayo sa kanila ni Bianca dahil hindi niya ito mahal at pinagtataksilan niya ang asawa. Sa gabing yun matapos ang matagal nilang pag-uusap ay binabagabag na naman siya ng kanyang konsensya. Nasa kwarto nito si Bianca at siya ay nasa sarili niya na ring silid, subalit ang isip niya ay nasa asawa. Mabuting babae si Bianca at hindi nito deserve na masaktan. Hindi nito deserve lokohin. Natatakot siya na kapag dumating ang araw na ma-inlove ito sa kanya, hindi niya iyon mabigyan ng katugunan. Sir, may phone call po kayo mula kay Mr. Suarez. Sir? Sir! Napaigtad si Clarence nang bahagya siyang tapikin ni Rhoda. Yes, Rhoda. Bigla niyang tanong. Sa lalim ata ng iniisip niya, hindi niya ito napansin agad. Nasa office na pala siya nang hindi niya napapansin. May phone call po kayo, sir. Ngiti nito sa kanya. Kunwari ay inayos niya ang kanyang sarili bago sinanya sa nang babaeng lumabas na. Pagkatapos noon, lumabas na nga ito. Si Mr. Suarez ang tumatawag na iyon na kanyang business partner. Dahil dito, natuon ang kanyang atensyon sa trabaho at saglit na wala sa isipan si Bianca, nanuoy kasulukuyang paalis. Bored siya maghapon sa bahay at sa loob ng isang linggong tanging sila lamang tatlo ang naiiwan sa bahay at aantayin ang pag-uwi ni Clarence. Nakakaramdam siya ng pagkainip kaya naisipan niyang mag-apply at gamitin ang tinapos na kursong education. Hindi na siya nagpaalam sa asawa dahil tingin naman niya hindi ito magiging balakid sa kanya. Gusto niya nang mapaglilibangan. Ngayong wala na si Lola Chudora, nais niya nang magawa ang matagal niya nang nais. At mabuti na lang din ay umaayon sa kanya ang panahon dahil kailangan ng substitute teacher ng grade 2 sa eskwela ang kanyang inaplayan at pasok kaagad siya. Kahit may trabaho, hindi pa rin naman niya makakalimutan ng responsibilidad para sa kanyang asawa. Si Clarence naman ay nagtataka kung bakit tatlong araw niya nang hindi nadadatnan sa bahay si Bianca at ganun din sa tuwing pagising niya. Or baka tulog pa ito. Nitong huli ay ipinagluluto siya ng almusal at sinasabayang kumain. Pero napansin niyang sa tatlong araw na magkakasunod, palaging wala si Bianca. Hindi sa hinahanap niya ang presensya nito. Subalit madalas itong wala sa tuwing uuwi siya at kung minsan naman ay tulog na. Hindi na sila nakakapagsabay kumain sa gabi. Kung kailan nagbabawas siya ng kain sa tuwing kasama si Stella. Para kung sakaling aantayin siya ni Bianca at hindi na mauulit pa ang nangyari dati. Ang tanong, namimiss niya ba ang asawa? Clarence? Nagulat si Bianca nang madatnan sa sala ang asawa. Pasado alas 7 ng gabi. Galing siya kina Minerva, co-teacher niya.
dahil birthday ng anak nito kanina at naimbitahan siya. Alas 5 ang kanilang uwian at inabot siya ng 2 oras doon. Ngumiti ito kaya nakahinga siya ng maluwag. Akala niya galit ito dahil nakasimangot ang lalaki. Halos 3 araw din silang hindi nagpang-abot dahil kasagsagan iyon ng marami siyang ginagawa, kaya maagang umaalis, pero nagbibili naman siya kina Rasol sakaling magtanong ito. Kadarating ko lang din, may tinapos ako sa office. Hindi pa ako nag-dinner, nagpaluto na rin ako kay Baning, kumain na tayo. Tumayo ang lalaki at kinuha ang bit-bit niyang portfolio. Kumain ako, Clarence, birthday kasi nung anak ni Minerva, co-teacher ko. Ang sarap ng pansit eh, pero dahil nagpaluto ka para sa akin, sasabayan kita. Masayang wika ni Bianca. Sisimangot na sana si Clarence, pero sa huli, napangiti ito. Okay, magbihis ka muna. Bit-bit ang portfolio na inihatid pa siya nito sa pinto ng kanyang kwarto. Hindi lang ito gwapo, sweet pa. Ang swerte niya sa asawa. Kinikilig si Bianca habang iniisip ang bagay na yun, na kunwari ay ayaw titigan ng lalaki, pero hindi niya napigilan. Minsan nagiging madumi na ang isip niya, kaya iwinawak si kaagad yun. Anong problema? Tanong ni Clarence sa kanya. Nagtataka marahil kung bakit hindi niya maikurap ang kanyang mga mata sa pagkakatitig dito. Nitong huli niya lang napansin sa kanyang sarili na may pagkakataong namimiss niya ang asawa sa school. Baka in love na siya kay Clarence. Wala naman, namiss ata kita. Hayagang pag-amin ni Bianca sa nararamdaman, kaya natigilan si Clarence sa pagsubo. Kasalukuyan na kasi silang kumakain ngayon ng asawa. Mismo ko? Nais niyang mapangiti dahil yun din naman ang nararamdaman niya minsan sa babae. Pero maaaring hindi pagmamahal dahil naging komportable lang sila sa isa't isa. Oo, yung ganitong bonding natin. Sabay kumain at nagkukwentuhan bago matulog. Kibit balikat ni Bianca. Ngumiti si Clarence. Hindi mo na kailangan magtrabaho dahil milyonarya ka na, Bianca. Sa laki ng perang ipinamana sa'yo ni Lola. Pero dahil alam kong yan ang nais mo, so suportahan kita. Pahayag ni Clarence. Sa ganda ng takbo ng kanilang usapan, hindi na malayo ng dalawa na natapos na silang kumain at pumasok na sa kwarto si Bianca. Dahil hindi pa inaantok si Clarence, nagtuloy siya ng terrace. Ayaw naman niyang abalahin si Bianca. Alam niyang magpapahinga ito or may gagawin pa. Sasabihin sanang lumabas sila bukas dahil weekend. Ang kaso, naisip niyang nagpapasama pala si Stella bukas sa mall at may mga bibilhin para sa school. 1 oras pa ang lumipas. Nagtungo siya sa kanyang silid para sana matulog. Subalit napahinto pagkakita sa nakaawang na pinto sa kwarto ni Bianca. Nakalimutan siguro nitong isara ang pintuan. Mahina ang hakbang na nilapitan niya ang pintuan at bahagyang sumilip sa loob ng kwarto. Bukas ang lampshade at PC nito. Ngunit ang babae, nakasubsob sa mesa, maaring tulog na. Marahan siyang pumasok sa loob ng kwarto at dahan-dahang nilapitan ng babae. Sa pagod marahil kaya nakatulog. Hindi talaga nawawala ang pagiging masipag nito kahit noong nag-aaral pa ito. Nakikita niya din na nakakatulugan nito ang ginagawa. Bianca? Marahan niyang pukaw sa babae nang makitang tulog na nga ito. Hindi na siya nag-alangan pang buhati ng babae patungo sa kama. Dahan-dahan at halos ayaw niyang maglikha ng ingay upang hindi ito magising. Nang maihiga ng maayos sa ibabo ng kama ay kinumutan. Matagal siyang napatitig sa asawa habang iniisip ang sinabi nito kaninang na-miss siya. Masarap pala sa pandinig yun mula sa babaeng dati naman walang pakailam sa kanya. Hindi naman siguro magiging ganito sa kanya ang babae kung hindi sila naging mag-asawa. At ayaw niyang mas lumalim pa ang nararamdaman nito sa kanya. Pero anong gagawin niya kung siya man nalilito na rin sa kanyang pakiramdam? Matapos patayin ang PC nito, lumabas na siya ng kwarto at isinara ang pintuan. Kinabukasan, nagtaka naman si Bianca kung bakit nasa ibabaw na siya ng kama. Gayong tanda niya, nakatulog siya sa mesa. Pero dahil nananaginip siya kagabi na may bumuhat sa kanya, maaaring kusa siyang lumipat sa kama nang hindi niya namalayan dahil antok na nga siya. Araw ng Lunes, matapos maligo, umalis na kaagad si Bianca
Sakay ng taxi dahil alas sa isang first class niya. Doon na lang din siya sa school kakain mamaya pag break time. Si Banning at Rasul na lang ang bahala sa asawa. Madalas kapag araw ng Lunes ay natatraffic siya sa sabay-sabay na mga pumapasok. Tinanggihan na rin niya ang offer ni Clarence na ihatid siya dahil maaga ang kanyang pasok. Pagdating sa classroom, napansin niya si Elisa na umiiyak at ayaw pumasok. Nakatayo naman ang matangkad na lalaki sa harap nito at halatang mainit ang ulo. Excuse me? Ikaw ba ang teacher niya? Baritono ang boses nito nang magsalita. Hawak pa ang bag ni Elsa. Ako nga po, may problema ba? Tanong niya sa lalaki na palagay niya ay ama na Elisa. Pwede ka bang makausap? Okay po, walang problema. Dito tayo sa loob. Dahil tila ayaw ni Elisa sa daddy nito, ay kaya siya na ang kumausap sa bata na pumasok na. Siya na rin ang naghatid sa upuan nito. Mabait si Elisa. Tahimik lang pero magaling sa klase. Kaya wala siyang problema sa bata. Ngayon lang din ito umiyak. Matapos paupuin ni Elisa, inaniyayahan naman niya ang lalaking nagpakilala ng Marcos sa kanya na umupo sa katapat niyang silya. May problema po kayo kay Elisa? Tanong niya sa lalaking matamang nakatitig sa kanya. Mayroon. Madalas niya kami nakikita ng mam niya na nag-aaway sa bahay, kaya apektado siya. Wala na rin kasing pakialam kay Elisa ang mami niya. Makikiusap sana ako mam na kung pwede mo siyang ihatid kahit pag-uwi na lang sa bahay. Ayaw niya sa yaya, ayaw niya sa maid, sa driver kahit saan. Tingin ko makikinig siya sa'yo. Magbibigay ako kahit magkano. Basta, mapagbigyan mo lang ako, Mrs. Maglaon. Nakikiusap at halos maglumuhod sa kanya si Marco. Totoong sa kanya nakikinig si Elisa, kaya hindi niya matanggihan ang ama nito. Labis-labis namang nagpasalamat sa kanyang lalaki nang pumayag siya sa kagustuhan nito. Naawa siya sa bata nang walang nag-aasikaso. Pagdating nga nila sa bahay ni na Elisa, ay wala ang ama nito. Tanging maid lang ang kasama. Wala din ang ama ng bata, kaya ayaw man niyang iwan sa mga katulong, walang magawa si Bianca. Pero lingid sa kaalaman ng dalaga na ang ama nitong si Marco ay nagpapakalunod sa kandungan ng kasintahang si Estela sa halip na asikasuhin ang sariling anak nito. Teacher, sasama na lang ako sa'yo. Ayaw ko sa bahay. Sa pangalawang araw, ayaw na ni Elisa humiwalay sa kanya. Nasa harapan na sila ng bahay nito ngayon at pilit niyang pinapapasok sa loob. Elisa, magagalit sa akin ang daddy mo kapag sinama kita sa bahay. Ang usapan namin, hanggang dito lang sa bahay, okay? Hinaplos ang pisngi nito at inalalayang pumasok. May second class pa siya at babalik pa sa school pagkatapos itong ihatid, kaya nagmamadali na si Bianca. Kundi nga lang talaga siya naawa sa bata, hindi niya pagbibigyan si Marco. Umiiyak si Elisa nang ipasok niya sa loob ng bahay at sinalubong ng yaya nito. Ayaw ko sa inyo, sasama na lang ako sa'yo, teacher. Saad nito sa yaya at muling lumapit sa kanya at nagmamakaawa. Sige na po, teacher, isama niyo na po ako. Promise, magbebehave po ako sa bahay niyo. Pakiusap ni Elisa habang pumapalahaw. Magkahalo ang sipon at luha nito na nakayakap sa kanya. Naawa siya sa bata. Nasaan ba ang ina nito maging ang ama? Sana man lang kahit abala ang mga ito, huwag kalilimutan ang responsibilidad sa anak. Kumuha siya ng tissue sa kanyang bag at pinahid ang luha at sipon nito. Nahihirapan na din ang yaya nito na sinabing gusto nang umalis, kundi pa nakiusap si Marco. Wala na siyang choice kundi ang isamang muli si Elisa sa school. Kinuha na lamang niya sa yaya nito ang telephone number sa office ni Marco para itawag na hapon niya maihahatid sa bahay si Elisa. Binihisan muna niya ang bata at masaya na sumama sa kanya. Sa school ay sabay silang naglunch. Alam mo, bestie, feeling ko lang yung batang yan. Minamaltrato sa bahay. Hindi naman yan sasama sa'yo kung maayos ang trato ng mga magulang. Pabulong na wika sa kanya ni Minerva. Tahimik ang bata sa tabi habang naguguhit. Sila naman ni Minerva ay nasa table niya. Wala akong alam tungkol sa family niya. Bukod sa parehong busy ang parents niya. Tuloy pakiramdam ko, may anak na kami ni Clarence. Natatawa siya na tila kinikilig ng maisip ang asawa. Alam kasi ni Minerva ang tungkol sa kanya, maging sa asawa. Ang hina naman kasi ng asawa mo.
gumawa na kaya kayo ng sa ganun, hindi ka na mga agaw ng anak. Sinakyan naman ito ang kanyang sinabi. Sira, problema ko nga, ayaw nang humiwalay sa akin nung bata. Eh kasi nga walang kwenta yung mga magulang niya. Bakit ako at si Johnny? Pareho kaming working parents, pero maayos ang anak namin. Maayos sa yaya, sa mga maid, hindi katulad ni Elisa na ayaw sa lahat. Ano nga ba ang problema? Curious lang ako. Yun din naman ang ipinagtataka niya at nais malaman. Kanina nang tumawag siya sa opisina ni Marco, nasa meeting ang lalaki, sabi ng sekretary nito. Kaya nag-iwan na lang siya ng message sa lalaki na kontakin siya sakaling hanapin ng bata, dahil kapag hindi pa nito sinundo si Elisa mamaya, isasama niya talaga ito sa bahay. Hindi na siya sumagot sa sinabi ni Minerva dahil may isa pang teacher ang lumapit sa kanila. Naibaling tuloy nila sa ibang topic. Matapos ang klase ng hapon, wala pa si Marco na susundo kay Elisa. Tumawag siya muli sa office ni Marco, pero sabi ng sekretary nito, nakaalis na. Nagabang pa siya ng ilang minuto hanggang sa nag-uwian na ang mga co-teacher nila. Sa guardhouse, sila na lang nito ang natira, pero walang sumundo kay Elisa. Tumawag na siya ulit sa office ni Marco at may babaeng sumagot. Sino to? Tanong ng babae sa kanya. Hindi iyon boses ng sekretary ni Marco. Maaring asawa nito. Pwede bang makausap si Marco? Sino ka nga? Alam mo bang girlfriend niya to? Galit ang boses ng babae sa kabilang linya. Teacher ng anak niya. Pwede bang makausap si Marco? Teacher ka lang, pero alam mo yung number ng office ni Marco? How dare you? Galit ang babae at nakumpirma niyang asawa yun ni Marco nang pagbagsakan siya ng telepono. Mukhang siya pa itong magiging rason para mag-away ang dalawa. Pero kasalanan ba niya? Hetong't naaabala siya. Minabuting isama na lang ni Elisa sa bahay kaysa iwanan sa school ang bata. Pagod na rin siya para ihatid pa ito sa bahay ng bata, lalo at may kalayuan ng address nito sa kanyang tinitirhan. Elisa, total wala pa ang dad mo. Isasama kita sa bahay, okay? Ngumiti ito at tumangulang, tsaka sila lumabas at nagpara ng taxi. Samantala pagdating naman ni Clarence sa bahay, napansin niya ang batang babae sa sala na tahimik na nanonood ng TV, nakaupo sa sofa at may hawak na mangkok na nangangalahati ng lamang grapes. Napangiti siya nang tuluyang makapasok sa loob ng bahay na hindi nito napansin. Kinailangan niya pang tumikim para mapansin ang bata na sa tansya niya 7 taon pa lamang. Pagkakita sa kanya, alanganing umiti at tumingin sa portrait niyang nasa dingding ng sala. Agad nitong nahulaan na siya yun, kaya lumapad ang ngiti nito. Bagaman nagtataka kung sino ang batang ito, natutuwa siyang makakitang munting anghel sa loob ng kanilang bahay. Hi, nakangiti siya nang ito ay lapitan. Hello sir, ako si Elisa. Nahihiya nitong pagpapakilala. Okay, ako naman si Tito Clarence. Umupo siya sa tabi nito at kumuha ng isang grapes at isinubo. Nakipagpalitan naman ito ng nahihiyang ngiti sa kanya. Dinala ko na siya dito sa bahay. Okay lang ba? Agaw atensyon na tanong sa kanya ng isang boses mula sa komidor. Si Bianca iyon na nakangiti. Nahulaan niyang estudyante ito ng asawa. Hindi ba siya hinahanap ng magulang niya? Nag-aalala niyang tanong. Hindi po, wala silang pakialam sa akin. Dito ko po gustong tumira sa inyo ni teacher. Si Elise ang sumagot kay Clarence na malungkot ng mga mata. Nagkatingin na naman ang mag-asawa. Maya-maya, sinenyasa ni Clarence si Bianca na mag-usap muna sila sandali. Nag-excuse din ito sa bata. Magkasunod nilang tinungo ang kwarto ng lalaki. Ihahatid ko din siya bukas, once na hindi pa tumawag ang daddy niya. Nag-iwan naman ako ng contact number sa maid kanina kung gusto akong tawagan ng ama ni Elisa. Paliwanag ni Bianca kay Clarence bago pa man ito magtanong. Okay, nag-aalala lang ako na baka maging mitsa ng away ito sa pagitan ng mag-asawa. Mahinahong saad naman ni Clarence kay Bianca. Hindi naman siguro, Clarence. Ako na ang bahalang magpaliwanag sa daddy niya bukas, okay? Ang mabuti pa, magbihis ka na para makakain na tayo. Tsaka lumabas si Bianca sa silid ni Clarence. Sa gabing yun, masaya silang kumain ng sabay-sabay na tila isang pamilya, bagay na wala kay Elisa. Sa mga sandaling yun, nagtatalo sina Stella at Marco tungkol sa babaeng tumawag kanina sa office ng lalaki.
Hindi kasi naniniwala ang babae na teacher ng anak ni Marco ang tumawag, kaya nauwi sa pagtatalo. Pwede ba Stella, makinig ka muna sa akin? Hindi ka dapat nagsiselo sa teacher ng anak ko, kundi sa asawa ko mismo. Sigaw ni Marco, nasa office nito ang dalawa ngayon. Wala namang makakadinig sa kanila dahil nakauwi na ang mga empleyado. Yun na nga Marco eh, hindi ko magawang magselo sa asawa mo dahil hindi mo binibigay ng oras yun. Dahil tingin ko may iba ka na, nagsawa ka na sa akin. May relasyon kayo ng babaeng tumawag sa'yo, malalaman ko rin ang totoo. Sigaw din ni Stella at isinukbit ang bag tsaka lumabas ng opisina ni Marco. Stella, saan ka pupunta? Sigaw ng lalaki at pinigilan sa braso ang babae pero nagpumiglas ito. Selos na selos ito sa hindi kilalang babae. Mahal niya si Marco at sa dinami-dami ng lalaki, bakit dito pa siya na in love? Gayong may asawa na ito. Kaya nga patuloy siyang nakikipagrelasyon kahit na alam niyang mahal siya ni Clarence. Si Marco naman ay walang nagawa kundi mapamura na lang din sa inis. Minabuting umuwi na lang sa bahay. Alam niyang hindi siya matitiis ni Stella at ito din ang tatawag sa kanya at siya hahanap hanapin. Samantala matapos punasan ni Bianca si Elisa, binihisan niya ito ng kanyang pinagliitang damit. 10 taon siya nung ampunin ni Lola Chodora kaya kahit papaano, kasya sa batang damit na napili. Luma nga lang at matagal nang hindi na isusuot. Patutulugin na sana niya ito nang mag-ring ang kanyang cellphone. Daddy ni Elisa ang tumatawag at naisunduin ang anak. Pero ayaw naman itong kausapin ng bata, kaya ibinigay na lamang sa lalaki ang kanilang address. Teacher, ayaw ko po kay Daddy. Hindi nila ako love ni Mami. Palagi silang nag-aaway. Dito na lang po ako sa inyo ni Sir Clarence. Hayun na naman ang naiiyak na boses ng bata. Panay ang singhot. Hinaplos niya ang mukha nito at paluhod na umupo sa harap ni Elisa. Wala naman sanang problema sa kanya kung nasa kanila ang bata. Kaso may pamilya ito. Pilit na lang niyang ipinaunawa sa bata na ang mga magulang ay mananatiling mga magulang, maging mabuti man sila or hindi. At kahit hindi nito gustong sumama sa ama, kailangan nitong gawin yun. Gayon man ay nanatiling ayaw pa rin ni Elisang sumama. Bagkus ay kumapit ito sa pinto ng kwarto niya para lang hindi makalabas. Nahihiya tuloy si Bianca na bumaba upang kausapin si Marco tungkol kay Elisa. Ganun ba? Ani Marco nang sabihin niyang ayaw ni Elisa. Pinatuloy niya pa ang lalaki at nasa veranda sila. Okay lang ba kung ako na ang bahala muna sa kanya? Bumuntong hininga si Marco. Pasensya ka na Miss Maglaon. Alam kong nakakaabala sa inyo ang anak ko. Ginawa ko naman ang lahat pero ewan ko ba? Hinging paumanhin ng lalaki sa kanya. Tumingin siya sa mga mata nito. Hindi ko sana nais pang himasukan ang buhay ng pamilya niyo Marco. Dahil labas yun sa trabaho ko. Pero kailangan kayong mag-asawa ni Elisa. Bilang guru niya, gusto kong mapabuti siya. Kapag nagpatuloy ito, baka mawala sa inyo ang anak niyo. Pahayag ni Bianca. Tahimik lang si Clarence na tinatanawang dalawang nasa veranda. Noong una hindi niya alam kung sino ang lalaking kausap nito sa labas. Narinig niya kasing bumukas ang malaking pinto kaya lumabas siya ng silid. Sinundan niya ito pero nanatili siya sa loob malapit sa may bintana. Nauulinigan niya ang tungkol kay Elisa kaya naisip niyang ito ang ama ng bata. Yun ay hula niya lamang. Maayos ang tindig nito at kasing ganda niyang lalaki. Pero siguro naman hindi iyon ang tipo ni Bianca. Pero habang tumatagal ang pag-uusap ng dalawa, nakikita niyang titig na titig sa asawa niya ang lalaki kaya hindi siya mapalagay. Mukhang nawiwili ang mga mata nitong titigan ang magandang mukha ng kanyang asawa. Nakikita niya kasing bumababa iyon sa katawan ni Bianca na hindi nito nalalaman. Lumapit siya sa dalawa at tumikhim upang maagaw ang atensyon ng lalaking kulang na lang hubaran ang kanyang asawa. Inakbayan niya si Bianca upang ipaalam na hindi ito single. Marco, si Clarence, asawa ko. Pagpapakilala nito sa kanya. At Clarence, si Marco, daddy ni Elisa. Really? Hindi halata, Miss Maglaon. But nice to meet you, Clarence. Naglahad ito ng kamay. Ayaw sanang tanggapin ni Clarence ang kamay ng lalaki, pero hindi naman siya bastos. Nagpaalam din kagad ito at humingi ng pasensya sa abala. Napapangiti namang lihim si Bianca nang maramdamang tila nagselos ang asawa niya kay Marco.
Nakita pa nga niya itong sinundan ng masamang tingin ng lalaki. "Pumasok na tayo," sabi nito at hawak ang kamay niya habang papasok sila sa loob ng bahay. Hindi niya maiwasang silipin ang mukha nito. Kinikilig siya sa mga sandaling yun habang iniisip na nagseselos ang asawa. Inihatid pa siya sa kwarto at sinigurong nakapasok na siya sa loob bago ito umalis. Kinabukasan pagising ni Clarence, minapansin siyang pumaradang sasakyan sa harapan ng kanilang bahay. Si Marco ang lulan nun na ikinakunot ng kanyang noo. Dali-dali siyang lumabas. "Susunduin ko sana si Elisa at Bianca. Agad saad ng makababa." "Hindi na. Ako na ang bahalang maghatid sa asawa ko." At ipinagdiin na ni Clarence ang salitang asawa ko. And yes, this time magseselo siya lalo't nalaman niyang tinawagan pala nito si Bianca samantalang siya na asawa, hindi ginagawa yun kay Bianca. "Clarence, usapang lalaki to. Wala akong interes kay Bianca. Oo, hindi kami maayos ng asawa ko't matagal na. Pero may GF ako. Nandito lang talaga ako para kay Elisa." Ani Marco nang mahimigang ito ay nagsiselos. Matiim itong tinitignan ni Clarence. "Mabuti naman kung ganun, makakaalis ka na." Tugon naman ni Clarence at matiim itong tinignan. Lalaki siya't nababasa niyang playboy ang lalaking to. Hindi makontento sa isa, kaya siguro ayaw ni Elisa sa mga magulang nito. Sa kilos pa lang nito, nababasa na niya kung anong klase itong lalaki. "Maaga ka ata, Clarence." Puna ni Bianca sa lalaki. Bihis na si Elisa nang lumabas sa kwarto. Mabuti at may nahalungkat siyang damit kagabi bago matulog para sa isusuot nito ngayon. Mamaya, iyahatid niya na ito at ang ina ni Elisa ang nais niyang makausap. "Good morning." Bati nito sa kanya at ngumiti. "Good morning, Sir Clarence." Bati ni Elisa sa lalaki. Nginitian nito ni Clarence at ito pa ang bumuhat sa bata para umupo sa silya. "Iyahatid ko na kayo ni Elisa. Maaga din kasi ako sa office at may mga tatapusin lang. Susunduin na rin kita mamayang hapon," ani Clarence habang sila ay kumakain. Pagkuway iniabot sa kanya ang cellphone at inutusan siyang isave ang number nito. Nagtataka man sa pagbabago ni Clarence ay lihim namang ikinatutuwa ni Bianca. Mabuti na lang na sa bahay ang ina ni Elisa nang ihatid ito ni Bianca, kaya nakausap niya ito ng masinsinan. Inamin ng ina ni Elisa na madalas mag-away ang mag-asawa dahil nga sa pambababae ni Marco, na kahit huling-huli na sa akto, hindi pa rin umaamin, kaya nawalan ito ng amor sa anak dahil sa galit nga sa asawa. Pero ipinaliwanag niya sa babae na higit na mas naapektuhan ng bata sa tuwing magkakaroon ng problema ang mga magulang, kaya pinayuhan niyang babae na hindi ipakita sa bata kung sakali mang mag-aaway ang dalawa. Labis naman itong nagpasalamat sa kanya, at katunayan, welcome siya sa bahay nito sa pagiging mabuti niyang guro kay Elisa. At nangako naman ng babae sa kanya na pipiliting maging maayos ang relasyon nito sa asawa. Nang hindi na mangyari ulit ang ganoon kay Elisa, na halos ayaw nang umuwi sa kanilang bahay. "Alam mo, mabuti yung ina ni Elisa. Nakausap ko siya kanina. Pinayuhan ko rin kung anong dapat gawin sa bata." Pagkukwento ni Bianca habang kumakain silang sabay ng asawa kinagabihan. Ngumiti naman si Clarence, tila nakahinga ng maayos. Wala nang dahilan pa ang Marco na yun para lapitan ang kanyang asawa. Talagang sinadya pa niyang umuwi ng maaga para sunduin si Bianca sa school to make sure na hindi ito ihatid ng lalaki. Hindi na nga niya sinundo pa si Stella sa school kanina, kundi tinawagan na lang niya ito na may importanteng lalakarin. "Mabuti kung ganun, iwasan mo na rin ang ganitong pagkakataon," tugon ni Clarence. "Kasalanan kasi ng daddy ni Elisa dahil sa ibang babae. Ang sabi ni Noemi, ilang beses niya na itong nahuli ayaw pang umamin." Saluka agad ni Bianca. Dahil dito, nahulog sa isang malalim na isipin si Clarence at sinundot ng malaking konsensya dahil sa pakikipagrelasyon sa iba habang kasal sila. Kung iisipin, hindi siya nalalayo kay Marco. Tuloy nahirapan siyang matulog sa gabing yun. Alam niya sa kanyang sarili bagaman hindi sinasadya, subalit pakiramdam niya sa bawat sandali na magkasama sila ni Bianca, nababaling ang damdamin niya sa asawa at si Stella. Tinungga ni Clarence ang kupitang hawak na may lamang alak. Pasado alas 11 na yun,
pero dilat pa ang mga mata niya at nagbabaka sakali siyang makatulong iyon sa kanya. Gusto niyang makipaghiwalay sa kasintahan dahil hindi niya na kayang i-divorce pa si Bianca dahil sa tingin niya ay mahal na ito. Alam niyang hindi lang sa kanyang Lola Tudora, kundi dahil sa kakaibang damdaming umuusbong sa kanyang puso. Bukas, makikipaghiwalay na siya sa babae. Yun ang kanyang napagdesisyonan. Clarence, pagpasok sa loob ng bahay mula sa veranda, sakto namang pababa ng hagdan si Bianca. Napatingin ka agad ito sa hawak niyang kupita at nagtataka ang mga matang yun. Pangpatulog lang. Di pa man ito nagtatanong, paliwanag ni Clarence. Okay. Nilagpasan siya nito at tumuloy sa kusina. Siya naman ay sumunod sa asawa. Madalas kapag ganitong oras, umiinom ito ng gatas kapag may ginagawa pa ng sagayon, hindi makatulog. At tama ang kanyang hinala. Mula sa likuran nito ay pinagmasdan niya ang bawat galaw ni Bianca. Wala itong kamalay-malay na nandoon siya. Sa mga sandaling yun, may kung anong malakas na puwersa ang nagtulak sa kanya upang lapitan ito at yakapin. Inilapag niya sa mesa ang hawak na kupita. At ngayon sa isang iglap lang, yakap niya na ito. Nagulat si Bianca at halos mabitawan ng hawak na tasa. Clarence? Pati reaksyon nito ay gulat din nang ito ay mapalingon. Ngumiti siya at dahan-dahan itong iniharap. Hinawi ang mahabang buhok nito at malayang pinagmasdan ang maamong muka. Tama nga si Lola. Darating ang araw na matututunan kitang mahalin. At eto na yun, Bianca. Pakiramdam ko, mahal na kita. Nagselos ako kay Marco dahil sa mga titig niya sa'yo. Na gusto ko ako lang ang gumagawa. Natitigilan itong nakatitig lang sa kanya, hindi inaasahan ng kanyang sasabihin. Mahal mo rin ba ako, Bianca? Kalaunan ay tanong ng lalaki. Lumunok muna ito at sinalubong ang mga mata niya. Clarence, walang rason para hindi kita mahalin. Ang akala ko dati, dahil baliwala mo lang ako, hindi ko ito mararamdaman. Pero habang tumatagal, kusa akong nararamdaman na mahal din kita. Hindi niya inaasahan ang maririnig mula sa babae. Madali niyang niyakap si Bianca at nakalimutang may hawak itong tasa ng gatas. Natapon iyon sa kanya, kaya umaringking siya sa init. Gayunman, walang kasing saya ang nararamdaman niya. Ngayong may katugunan ka agad ang damdamin niya para dito. Clarence, okay ka lang? I'm sorry, ikaw kasi. Madali nitong hinubad ang t-shirt niyang natapunan ng mainit na gatas. Kumuha agad ito ng malinis na bimpo at ipinunas sa kanya. Habang ginagawa iyon ng asawa, ay naroon ang pagnanais na hagan ito. Pinigilan niya ang kamay ni Bianca. Sa halip, inilagay iyon sa kanyang balikat at walang paalam na siniil ito ng halik sa labi. Natigilan naman si Bianca at namilog ang kanyang mga mata ng hagan ng asawa. Nabitiwan niya na ang hawak na bimpo nang siya ay hapitin ni Clarence at ikulong sa mga bisig nito habang mas lalo pa siyang hinahalikan. Ramdam niya ang madiing pag-angkin sa labi niya. Tila sabik, nag-aalab. Habang siya ay nangihina at unti-unting napapayakap sa asawa na hindi kalaunan, tumugon na sa halik nito. Hindi nagtagal, naramdaman ni Bianca na umangat siya sa kinatatayuan niya. At buhat nito paakyat ng hagdan habang patuloy siyang hinahagkan. Ipinasok siya sa kwarto ng asawa at marahang ibinaba sa malambot na kama. Saglit naghinang ang mga labi nila bago ito nagangat ng paningin. Nangungusap ang mga mata ni Clarence nang titigan siya nito bago umangat ang palad nito at haplusin ang kanyang pisngi. I love you, Bianca. Marahang anas nito. I love you too, Clarence. Puno ng pagmamahal ding tugon ni Bianca sa asawa. Saglit pang nag-usap ang mga mata nila bago kinalas ni Clarence ang lahat ng kanyang mga sagabal. Ngayong gabi, handa niya nang ipagkaloob ang sarili sa kanyang asawa. Kinabukasan alas 5 ng hapon, nakaabang na si Clarence sa labas ng studio kung saan may rehearsal sa modeling si Stella. Kanina tinawagan niya ito nang magkita sila. Ito na ang araw na gusto niyang hiwalayan si Stella. Hi love! Ang lapad ng ngiti nito nang lumapit sa kanya. Agad yumakap at humalik pero pinigilan niya sa braso at binuksan ang pinto ng kotse. Inalalayan itong pumasok na nagtataka sa panlalamig niya. May problema ba, Clarence?
Pagsampa pa lang sa upuan, nakakunot ang noo ng nobya. Hindi siya nagsalita at itinuro ang seatbelt. Binuhay na rin niya ang makina ng kanyang sasakyan. Sa biyahe ay tahimik itong nakatingin sa gawin niya. Tila naninibago sa kanyang kilos. Kinakabahan si Stella at baka nakahalata si Clarence sa pakikipagrelasyon niya sa iba habang sila pa. Naging maingat naman siya tungkol sa kanila ni Marco. Hindi pwedeng mawala sa kanya si Clarence. Paano ang kanyang pag-aaral? Sino magbabayad ng kanyang apartment? Inihinto ni Clarence ang kotse sa tapat ng isang coffee shop. Walang gaanong customer, kaya pwede silang makapag-usap ng maayos ni Stella. Sa loob ng 2 taon, naging maayos naman ang kanilang relasyon at wala sana itong rason para hiwalayan niya. Inintindi siya nito kahit tago ang kanilang relasyon sa abuela, maging kay Bianca. Pero hindi niya maunawaan, kay bilis na wala ng damdamin niya para kay Stella. Sa tuwing magkasama sila, palaging si Bianca ang kanyang iniisip. Nakukonsensya sa panluloko niya sa asawa, gayong mabuti ito sa kanya. Kaya tama ang kanyang desisyon na hiwalayan si Stella. Alam niyang may masigit na karapat dapat para sa dalaga. Kanina ka pa seryoso, Clarence. Ano bang meron? Kinakabahan tuloy ako. Tapos, dito mo pa ako dinala sa coffee shop. Nang makaupo sila, ay saad ni Stella. Tinitigan ito ni Clarence bago nagsalita. Stella, I'm sorry kung itinago ko sa ito. But I'm married. Kasal ako kay Bianca. At gusto kong tapusin ang relasyon na to. Ayokong lokohin ang asawa ko. Lakas loob na saad ni Clarence habang tinatantya ang magiging damdamin ni Stella. Natigilan itong nangulap ang mga mata. 2 years, Clarence. Inintindi kita tapos iiwan mo ko? Naghabula ng luha nito matapos manumbat. I'm sorry. Tango ni Clarence. Hindi niya gustong saktan si Stella. Pero mas lalong hindi niya kayang saktan si Bianca. Inabutan niya ito ng tissue upang punasan ng luha. Pero hinawi lamang nito ang kamay ni Clarence. Tingin mo? Papayag ako makipaghiwalay ka sa akin, Clarence? Paano ko? Pagkatapos mong pagsawaan, iiwan mong parang laruan? Malalaman ni Bianca ang lahat tungkol sa atin kapag hiniwalayan mo ko, Clarence. Hindi ko kayo ahayaang maging masaya. Sigaw nito na nag-iiskandalo. Stella, anong pinagsawaan? I respect you in almost 2 years. Never kitang ginalaw. Bagkus ibinigay lahat ng pangangailangan mo. Mahinahong saad ni Clarence. Pero hindi pa rin yung sapat para iwan mo ko. Clarence, mahal kita. Handa akong maging kabit, huwag ka lang mawala sa akin. Ganun ako kadesperada. Kailangan kita, Clarence, mahal kita. At umiiyak itong niyakap siya. Nakaagaw na rin sila ng atensyon sa mga naroon dahil sa pag-iyak ng babae. Grabe naman yung lalaking yan. Nakuha lang lahat, iiwan na. May asawa naman pala. Dinig niyang saad ng isang customer na naroon malapit sa kanila. Asa ka pa, sa mga lalaki ngayon, kawawa lang talaga ang mga babae sa huli. Saad pa ng isa pang customer na kasama nito. Sa mga naririnig niya, lahat ay pumapanig kay Stella dahil sa binitiwan itong salita. Kaya minabuting lumabas na sila sa loob ng coffee shop at dalhin nito sa kanyang sasakyan. Patuloy pa rin sa pag-iyak si Stella. Pero nagdidiwang ang kanyang kalooban dahil tila naawa sa kanyang lalaki. Ayaw naman niyang biglain ni Clarence ang babae sa pakikipaghiwalay dito, kaya hinayaan niya na muna ito, basta naging tapat siya sa kanyang damdamin. Gusto niya ring ipaalam kay Bianca ang tungkol dito. Sakaling siraan siya ni Stella sa asawa, at least hindi siya naglihim sa babae. Inihatid niya lang si Stella sa apartment nito at nagpaalam tsaka umalis na. Sino ang lalaki naghatid sa'yo? Pagpasok ni Stella sa kanyang apartment, nagulat siyang naroon si Marco. Manager ko. Pagsisinungaling ni Stella. Si Marco ay napaisip. Nagdududang tumingin kay Stella. Galing siya kanina sa studio para sunduin ito. Pero ang sabi ng manager, sinundo ng boyfriend. Kung ganun may ibang boyfriend si Stella, sino ito? Galing ako sa studio. Nakausap ko ang manager mo mismo at sinabing sinundo ka ng boyfriend mo. Bakit ka nagsisinungaling sa akin, Stella? Nanlisik ang mga mata ni Marco at walang pag-aalin lang ang sinakalang babae. Gigil itong pinanlisikan ng mga mata habang sinasakal. Sa lahat ng ayaw ko, yung niloloko ko, Stella. Nasira ang maganda naming pagsasama ni Naomi. Dahil sa'yo. Tapos iiputan mo lang ako sa ulo?
Mahal kita pero kaya kitang patayin ngayong babae ka. Nagkakandaubo na noon ang babae habang kinakapos ng hininga sa mahigpit na pagkakahawak sa kanya ni Marco. Nagkakakawag ang kamay nito at mahigpit na kumapit sa braso ni Marco upang pigilan ang kamay ng lalaki. Halos tumirik ang mga mata ni Stella bago bitiwan ng lalaki. Pero hindi pa man nakaka-recover ang babae, mabilis itong hinawakan sa braso at pinilipit. Umamin ka ngayon, Stella. Sino ang lalaking yun? Kundi papatayin kita. Hindi nagbibiro ang galit na si Marco. Dahil dito, nakadama ng takot si Stella. Marco, sorry. Oo, boyfriend ko, pero wala na kami. Nakipaghiwalay na siya sa akin. Matagal na rin kaming hindi nag-uusap. Huli na yung kanina. At ayaw ko na rin sa relasyon namin. Ikaw lang, Marco. Ikaw lang, please, bitiwan mo ko. Nasasaktan ako. Palahaw ng babae na takot at pinagsisihang nakilala ang lalaking ito. Sino ang lalaking to? Sino? Sigaw na tanong ng lalaking galit na galit at mas lalo pang pinilipit ang braso ni Stella. Si Clarence. Umiiyak na sagot ng babae. Patulak itong binitiwan ni Marco sa may sofa. Walang babalang kinubabawan at mararahas ang halik na pinagkaloob sa babae. Ramdam ni Stella na pinunit lamang ni Marco ang maliit na saplot niya at marahas siyang pinasok. Napasigaw siya sa sakit habang pinarurusahan ng lalaki. Bawat halik ni Marco, nagiiwan ng baka sa kanyang katawan. Hindi rin siya nito tinigilan hanggat hindi siya lupaypay. Magsama kayo ng Clarence mo. Ito na ang huli nating pagkikita, Stella. Huwag na huwag mo na akong tatawagan. Naiintindihan mo? Pagkatapos ay galit itong tumalikod at iniwan siyang luhaan. Hayop ka, Marco. Hayop ka. Impit na sigaw ni Stella. Tahimik ang kabahayan pagdating ni Clarence. Tila wala pa si Bianca. Pero ang sabi nito kanina nang tumawag siya bago makipagkita kay Stella, pauwi na rin ito at dadaanan lamang si Elisa para kamustahin dahil hindi pumasok ang bata. Sa hagdan ay nakita niya si Rasol na may dalang malaking bowl galing sa kanyang kwarto. Since may nangyari na sa kanila ng asawa, magkasama na sila sa iisang silid. Si Bianca, nakauwi na ba? Agad niyang tanong. Kanina pa sir, ang taas nga po ng lagnat. Tugon nitong malungkot. Sa narinig ay nagmadali niyang tinakbo ang asawa sa pag-aalala at nakita niya itong nakahiga sa kama. Bianca? Sinalat agad ang leeg nito. Mataas ang lagnat ng asawa. Anong nangyari? Bianca? Sinapo niya ang pisngi nito. Maputla ang babae. Hindi kaya overfatigue? Sa pag-aalala, madali siyang tumawag ng doktor. Nagsisipa nga siya kung bakit hindi ito nasundo kanina at inuna pa si Stella. Mabuti na lang at natural na lagnat lang yun, sabi ng doktor. Kailangan lamang nitong magpahinga. Bagaman tulog, pinainom niya ito ng gamot at muling pinunasan ng malamig na tubig. Tulong iyon upang bumaba ang lagnat ng asawa. I'm sorry. Anas niya nang magising itong madaling araw. Pababa na ang lagnat ni Bianca. Masuyo niyang hinaplos ang pisngi nito at pinataka ng halik sa labi. Ang isang kamay niya ay nanatiling nakasalikop sa isa nitong palad. Doon niya naramdaman na normal ang init ng asawa. Wala na ang mataas nitong lagnat katulad kanina. Talagang nagbantay siya hanggat hindi nasisigurong okay si Bianca. Sorry, saan? Mahina ang boses nitong tanong. Ramdam niyang hinahaplos ng isang daliri nito ang kanyang pisngi. Basta, sorry. Makulit niyang wika. Ang tinutukoy niya ay ang tungkol kay Stella. Nais mang sabihin ngayon, pinigilan muna ang sarili. Tsaka na pag okay na ang babae. Kung ano man yun, Clarence, pinatatawad na kita. Ngumiti ito sa kanya at yumakap. Ganon din ang ginawa ng lalaki sa asawa. Mas mahigpit na tila ayaw na nitong mawala ang babae. Hindi nagtagal, nakatulog pareho ang dalawa. Kinabukasan, hindi pinayagan ni Clarence na pumasok si Bianca sa trabaho at baka ito'y mabinat. Tanghali na rin siyang pumasok ng office dahil sinuguradong okay na talaga ang asawa. Binili niya kay Rasol at Baning ang gamot nitong patuloy na iinumin. Anong ginagawa mo dito? Paglabas ng bahay, nadatnan niya si Marco na halatang may inaabangan. Biglang umusbong ang galit niya sa puso pagkakita sa lalaki. Nandito ba ito para sa asawa niya? Nilapitan siya nito at sa pagkagulat, malakas na sinuntok.
Napasuray siya bigla sa lakas ng pagkakasuntok ni Marco at naipilig ang kanyang ulo. Marampang napamura. Anong problema mo? Galit at asik niyang tanong. Nagbitaw din ito ng mura bago siya mariing tiningnan. Akala ko matinukang tao. Yun pala, pareho lang tayo. Pwe! Dumura pa ito sa kanyang harapan. Nagtimpi naman si Clarence sa abot ng kanyang makakaya. Pwede ba Marco, diretsuhin mo ko? Busy akong tao. Pigil na pigil si Clarence na ito ay sugurin. Hindi ko akalaing yung asawa ng butihing guro ni Elisa ay manluloko din pala. Sa dami ng babae, Clarence, si Estela pa. Hayop ka, wala kang kwenta. Susugurin na sana siya nito, pero inunahan na ito ni Clarence, kaya sa pulang lalaki sa panga. Gumanti ang una at hanggang sa nagpangbuno ang mga ito. Hindi maunawaan ni Clarence kung bakit ito galit na galit sa kanya. Sinong Estela ang tinutukoy nito? Natanaw naman ni Rasol ang kaganapan sa labas, kaya tinawag kaagad ng maid si Bianca para ito ang umawat sa dalawa. Bianca! Bianca, si Sir Clarence, kaaway yung daddy ni Elisa sa labas. Hingal nitong saad. Ano? Bagaman mahina pa, dali-daling tinungo ang labasan upang awatin ang mga ito. Kasama niya si Rasol na siya inaalalayan. Pagdating sa labas, shock siya sa nakita. Kapwa na duguan ang uso ni na Clarence at Marco. Anong nangyayari dito, Clarence? Marco? Natatarantang tanong ni Bianca na hindi mapigilan ang sariling sumigaw na nagpatigil kay Clarence. Si Marco ay ganun din. Agad siyang nilapitan ng asawa. Mabuti naman at nandito ka, Bianca. Hingal si Marco. Galit na galit pa rin sa panluloko sa kanya ni Estela at Clarence. Hindi niya yun matanggap. Marco, umalis ka na. Hindi ko alam ang ibinibintang mo sa akin. Walang katotohanan yan. Sinubukang pigilan ni Clarence si Marco, pero hindi ito nagpaawat. Bianca, makinig ka sa akin. Sabi nito sa babae na tulala at walang naiintindihan. Marco, tama na, umalis ka na. Hanggang sa sinigawan ito ni Clarence, ngumisi ang lalaki. Oo, aalis akong hayop ka. Pero kailangang malaman mo na ng asawa mo na manluloko ka. Napapikit si Clarence, manganing-aning suntukin muli pero nagpigil siya. Kinuha ni Marco ang cellphone nito at ipinakita si Estela, kaya nakumpirma ni Clarence na ito na nga ang babaeng tinutukoy ni Marco. Pagkakita naman ni Bianca kay Estela, ay wala itong naging reaksyon. Okay, Marco, sinasabi mo na ang babaeng yan at kasintahan ni Clarence na ngayon ay girlfriend mo? Ginawa mo ba to para magkasira kami ni Clarence? Marco, pwede ba? Gumawa ka naman ng mabuti. Alam mo bang galing ako sa inyo kahapon? May sakit si Elisa at nahawa pa ako. Tapos ngayon manggugulo ka dito dahil lang sa babaeng yan? Sinira mo ang pamilya mo at ngayon sisirain mo din kami ni Clarence? Pwede ba, tama na? Kung ano man ang problema naming dalawa, hayaan mo kaming umayos nun. Umalis ka na. Ayusin mo rin sana ang pamilya mo dahil kailangan ka nila. Galit si Bianca pero mahinahon ang boses ng bawat kataga nito. Parehong napatango ang lalaki. I'm sorry, Bianca. Gusto ko lang malaman mo na niloloko ka ng asawa mo. Sana maniwala ka sa akin. Tinapos ko na rin naman ang relasyon ko kay Estela at nais ayusin ang sarili kong pamilya. Yun lang at aalis na ako. Tinignan ito ng masama si Clarence at tumalikod. Sumakay ito ng kotse at pinaharurot. Naiwan naman silang tatlo sa labas. Si Rasol ay iniwan silang dalawa dahil kailangan nilang mag-usap ni Clarence. Alam niya ang tungkol kay Estela at Clarence noon hanggang ngayon. Alam niya rin nakikipagkita ito sa babae. Hindi sinasabi sa kanya dahil ayaw siyang saktan. Matagal naging magkasintahan ng dalawa at hindi ganun kadaling may iwan ni Clarence si Estela. At kasama niyang nauunawaan yun dahil nauna itong mahalin ni Clarence kaysa sa kanya. At masigit niyang pinaniniwalaan ng asawa kaysa kay Marco, basta magpaliwanag lang ito ng maayos sa kanya. Sa takot ni Estela kay Marco, nagpakalayo ito. Umalis sa tinitirhang apartment at lumipat ng school. Wala na rin itong balak pang magpakita kahit na kay Clarence. Tsaka lang niya na-realize ang mali niya. Walang patutunguhan kung ipagpapatuloy niya pa ang maling relasyon sa mga ito, lalo na kay Marco. Okay sana si Clarence dahil mas may puso. Ang kaso, konektado pala ang dalawa at kilala nito si Clarence, kaya tiyak na babalikan siya nito at baka kung ano pang gawin sa kanya ulit.
Samantala si Clarence, ipinagtapat naman sa asawa ang lahat tungkol sa kanila ni Estela at naunawaan naman ni Ini Bianca. Isa sa pinakamagandang katangian nito kaya hindi siya nagsisi sa babaeng minahal at pinili. At kay Estela naman na hindi na nagpakita pa sa kanya, sana maayos ito ngayon kung nasaan man ito naroon. Kahit papaano naging bahagi ito ng kanyang buhay at hindi niya gustong mapariwara ang babae. Niloko man siya nito, pinagsabay sila ni Marco, maaring may dahilan ng babae at sadyang nakatakdang mangyari ang lahat ng to para mapagtanto niya kung sino talaga ang totoong mahal niya. At maaaring tinakot din ni Marco si Stella kaya hindi na ito nagpakita pa. Bagay na ikinatuwa niya rin, basta nalaman niyang umalis na ito sa apartment na tinitirahan, halos isang buwan na ang nakalilipas. Hay, bumukas ang pinto ng classroom nila at sumungaw ang ulo ni Clarence. Napangiti naman si Bianca pagkakita sa asawa. Naroon ito para sunduin siya. Maaga nga lang masyado dahil may klase pa siya ng mga sandaling yun. Hello Sir Clarence! Bati ng kanyang mga estudyante na nabaling sa gwapong lalaki ang atensyon. Kinawayan naman ni Clarence ang mga ito at tumuloy na sa loob. Sa araw-araw ba namang sinusundo siya ni Clarence sa school, kaya kilala na ito ng kanyang mga estudyante. Alas 5 ang labasa sa second class. Madalas maaga si Clarence. Ang rason, wala daw itong gagawin sa office. Ngayon niya napatunayan na mahal siya ni Clarence. Matapos ipagtapat sa kanya ang tungkol kay Estela noon, pinatunayan naman ito ang pagbabago. Kaya tama lang na hindi siya agad naniwala kay Marco na siya palang karelasyon din ni Estela. Sa ngayon ay bumalik na rin si Marco kay Naomi at masaya na ang dalawa maging si Elisa. Habang nasa klase ay mataman lamang nakikinig si Clarence sa asawa para siyang estudyante na nakikisali sa makulit na mga bata at nakikita niya kung gaano nag-e-enjoy ang asawa sa propesyong pinili. Tila ba hindi ito napapagod? Natahimik lamang ang buong classroom nang maglabasa ng maiingay na bata at paulit-ulit pang kumaway sa kanya maging kay Bianca. What if ganun karami ang anak natin? Natatawa niyang tanong sa asawa. Masaya siguro sa bahay. Dagdag pa at nilapitan ito, tsaka tinulungang magligpit ng kalat sa ibabaw ng mesa. Ngumiti ang babae. Itanong mo muna sa sarili mo, Clarence, kung kaya mong gumawa ng ganoong karami. Tsaka ito piliang humagik-gik. Oh, so hinahamon mo ko. Nakangisi siyang nang lumapit sa asawa at agad itong niyakap. Lalong napahagik-gik si Bianca. Clarence, wag dito, nasa school pa tayo. Hindi maiwasang kiligin ni Bianca sa mga sandaling yun. Ikinubli siya nito sa likod ng bookshelf at masuyong hinalikan sa labi. Halik na para bang miss na miss siya ni Clarence. Hindi naman matanggihan ni Bianca ang matamis at masuyong halik ng asawa. Kaya gumanti siya dito. Saglit naghinang ang mga labi nila. Ang kaso, may istorbong kumatok sa pintuan. Dali-dali niyang itinulak si Clarence at inayos ang sariling uniform tsaka lumabas sa pinagkukublihan. Si Minerva iyon na nakangisi at napatingin sa lalaking nasa kanyang likuran. Naku, mukhang naabala ko ata kayong dalawa. Pasensya na Clarence ha? Biro ni Minerva sa kanyang asawa. Naipakilala na rin niya ito dati at magkabiruan na ang mga ito. Minsan na rin silang mag-asawang naimbitahan sa bahay ni na Minerva nung mag-celebrate ito ng kaarawan, kaya maging ang asawa ng babae, kaibigan na rin nila ni Clarence. Tumawa lang ang lalaki sa sinabi ni Minerva. Aayain sana kitang sumabay, pero dahil nandiyan naman si hubby mo, mauna na ako. Bye sa inyong dalawa. Tsaka ito tumalikod matapos piliang umiti. Tuluyang inayos ni Bianca ang mga gamit, tsaka sabay na silang lumabas sa classroom at pangiti-ngiti lang si Clarence. Sa bahay habang nagbibihis si Bianca, ay naramdaman niyang masuyo siyang niyakap ni Clarence. Bianca, gusto ko na magkaanak tayo. Pabulong nito sa gilid ng kanyang tenga. Siya man ay gusto na rin magkaanak sila ni Clarence. Nagsimula ang pagnanais niyang iyon nang umakyat sa kanila si Elisa, ang cute na anak ni Marco at Noemi. Niyakap siya nito at hinagkan sa labi. Kapwa sila ng nais, kaya gumanti siya ng yakap at halik sa asawa. Marahang gumalawang palad ni Clarence at humaplo sa braso ni Bianca. Pababa sa balakang nito.
Sinabi ng magulang niya na sa susunod na taon, magbabakasyon ng mga ito at seryosong humihingi ng apo. Hindi lang nais niyang pagbigyan ng kanyang ina, kundi gusto na rin niyang magbunga ang pagmamahalan nila ni Bianca, isang anak na magbibigay kulay sa loob ng kanilang mansyon. Halos mabuwal sa kinatatayuan ito si Bianca nang tuluyang bumagsak ang kanyang mga sagabal. Nanghihina siya sa maalab na halik ng asawa. Pangalawang beses nila itong gagawin ni Clarence ngayon, pero naroon pa rin ang pananabik niya. Bianca, I love you. Bumubulong ito sa kabila ng paghalik sa kanya. Unti-unti siyang inihiga sa ibabaw ng kama na kanina pa nag-aabang sa kanila, at doon maingat siyang inangkin. Muling nagpakasal sina Clarence at Bianca sa simbahan, kung saan dinaluhan ng mga malalapit nilang kaibigan na sina Minerva at ang asawa nito, maging sina Marco at Noemi na sa huli naging malapit na rin sa kanila ni Clarence. Siyempre, umuwi din ang magulang ni Clarence at ang mag-asawang Rocky at Julie kasama ang dalawa nitong anak. Para kay Bianca, yun ang pinakamasayang parte ng kanyang buhay. Ang iharap siya ni Clarence sa karamihan at ipangako na siya lang ang mamahalin habang buhay. Siya man ay ganun din. Kapwa sila nangako sa harap ng altar na wala nang ibang mamahalin hanggat sila ay nabubuhay. Natagpuan niya kay Clarence ang unang kilig at saya na alam niyang kay Clarence niya lang nararamdaman. Magiging tapat siya rito hanggang sa sila ay tumanda kasama ng kanilang anak. Sa araw na iyon, napuno ng kasiyahan ang kanilang mansyon. Halos magdamag ang selebrasyon. Katunayan ay madaling araw na nang nagsiuwian ng mga bisita. Tsaka pa sila nakapagpahinga ng asawa. Are you happy? Masuyong tanong ni Clarence sa kanya. Kapwa na sila na sa kwarto at nagpapahinga na. Nakahiga sa ibabaw ng kama pareho, magkayakap at nakatitig sa isa't isa. At ang lahat ng iyon ay ipinagpapasalamat ni Bianca kay Lola Chudora. Bago ito nawala, siniguro muna nito ang magandang kinabukasan niya. Ibinilin din siya sa mabuting tao at sobrang mapagmahal. Walang iba kundi si Clarence. Sobra, sobra ang saya ko, Clarence. Tingin ko wala na akong hahanapin pa. Nasa akin na ang lahat. Maraming kaibigan, mabait na biyanan, at mapagmahal na asawa. Ngumiti ito at hinaplos ang kanyang pisngi. May nakalimutan kang sabihin. Oo na, napakagwapo kong asawa. Natatawa niyang dagdag, tsaka itong ngumiti bago sumeryosong tumitig sa kanya. Titig pa lang nito para na siyang lulubog sa kinahihigaan niya. Naroroon na naman ang kilig na nararamdaman, lalo na nang humaplos ang mainit nitong palad. Kalaunan ay sinisimula na siya nitong hagkan sa labi na tinugon niya naman. Paglipas ng taon, nagbunga ng isang magandang anghel ang pagmamahala nila ni Clarence na pinangalanan nilang Chloe. Sa wakas ay nabigyan na nila ng katuparan ang hinihinging apo ng kanyang mga biyanan, kaya hindi pinalampas ng mga ito at agad namang umuwi sa Pilipinas. Tuwang-tuwa ang dalawang mag-asawa sa pagdating ng nag-iisa pa lang nilang anak ni Clarence. Wow, teacher, ang cute-cute naman po ng baby nyo. Tili ni Elisa at nagtatatalon kasabay ang pagpalakpak. Hindi nito napigilan ng sariling hawakan ang munting kamay ng anak. Tatlong araw ang nakalipas mula nang ilabas siya sa hospital, dinalaw siya ng mag-inang Elisa at Noemi kasama ang asawa nitong si Marco. Nasa silid niya ang lahat kaya nagtawanan ng mga naroon sa nakikitang tuwa mula kay Elisa. Gusto mo rin ba ng baby girl? Tanong niya dito. Nakaupo siya sa kama at kahit papaano, nakakakilos na ng maayos. Normal niya kasing iniluwal si Chloe at buong pasasalamat dahil hindi siya pinahirapan ng anak. Yes po, tumingin ito sa ina bago sinuluyapan ng ama na ngayon kasalukuyang kausap si Clarence. Mami, ate na lang po si baby Chloe. Pakiusap pa nito sa ina. Nagtawa na naman ang mag-asawang biyanan niya. Don't worry, baby. Gagawa kami ni mami ng baby sister. Diba, sweetheart? Singit ni Marco na narinig ang sinabi ng anak. Muling nagtawanan sa loob ng kwarto dahil tuwang-tuwa si Elisa sa ipinangako ng ama. Gusto talaga nito ng kapatid at natutuwa siyang masayang-masaya na ang pamilya ni Noemi. Kapag okay nga naman ang mag-asawa, magiging okay rin ang anak at magiging masaya ang buong pamilya. Maya-maya ay umiyak si baby at agad kinarga ng kanyang biyanang babae.
Inilabas ito sa kwarto kasunod ng asawa. Sumama naman si Elisa kaya naiwan silang apat. Congratulations sa inyo ni Clarence, ha Bianca. Sa wakas, may bibi na rin kayo. Hinawakan niya sa kamay si Noemi. Makikita sa mga mata nito ang saya. Ibang-iba nung una nilang pagkikita na nababalutan ng kalungkutan. Bagaman pareho silang niloko ng asawa, pareho din silang nagpatawad. Hindi dahil sa kahinaan at pagiging martir, kundi dahil sa pagmamahal. Sa totoo lang, mas malala yung ginawa ni Marco dahil pangalawang beses na itong nagluko at patuloy na nagpapatawad si Noemi. Mabuti na lang din dahil hindi ito sumuko. Sa huli ay nakamit nito ngayon ang tunay na ligaya kasama ang asawa. Siya may ganun din. Sa kaso nila ni Clarence, mababaw lang naman ang naging kasalanan nito sa kanya. Bagay na madali sa kanya ang magpatawad. Hindi naman nasusukat ang tunay na pagiging lalaki sa dami ng nagiging babae, kundi kung paano ito nagiging responsabling ama at asawa sa pamilya. At ngayon ay nakikita niya iyon sa kanyang asawa. May mga gabing nagigis na niya itong isinasayaw ang anak nila sa madaling araw kapag umiiyak itong gising. Ito rin ang bumabangon para magtimpla ng gatas at magpalit ng diaper. Nakikita niya kung gaano ito mapagmahal na isang ama. Salamat, Noemi. Masaya niyang tugon at nagpalitan sila ng matamis na ngiti. Naririnig nila pareho ang pinag-uusapan ni na Marco at Clarence. Tungkol din iyon sa negosyo. Simula nang maging okay na ang lahat sa kanila ng pamilya ni Marco, ay okay na rin ang dalawang lalaki. Kung gaano sila ngayon naging close ni Noemi, siya rin ang maayos na relasyon ni na Clarence at Marco at natutuwa siya rito. Sweetie, ano kaya kung mag-resign ka na lang sa trabaho? Hindi mo naman na kailangan. Naisip ko lang na laging naiiwan si Chloe sa yaya niya. Isang gabi ay saad ni Clarence. 3 buwan mula nang bumalik siya sa trabaho after manganak. Pansin niya habang lumalaki ang anak, nakikita niya kung gaano ka-protective ang lalaki kay Chloe. Pag-iisipan ko, Clarence, alam mo naman kung gaano ko pinahalagahan ang trabaho ko. Naglalambing itong yumakap sa kanya. Naisip ni Clarence na kapag nasundan nila si Chloe, tuluyang mahihinto sa trabaho ang asawa. Ayaw niya kasi itong nahihirapan sa pag-aalaga sa anak nila. Sweetheart, sundan na kaya natin si baby. Ang cute ng reaksyon nito nang manlaki ang mga mata habang siya ay napangisi. Clarence naman, 3 buwan lang si baby. Gusto mo na naman ako mabuntis? Hindi nakakatuwa. Magsasalita pa sana ito nang siilin niya ng halik sa labi. Halik na alam niyang hindi nito kayang tanggihan at kalaunan nga tumutugon na ito habang si Clarence nagdidiwang ang kalooban. 5 taon ang matuli na lumipas at ngayon 5 taon na rin ang panganay nilang anak at 3 taon ang bunso. Nagtagumpay si Clarence na sundan nila ang anak paglipas pa ng 2 taon. Tsaka pa siya nag-resign at nag-focus sa 2 anak at kay Clarence. Mas gusto niyang mas natututukan ng 2 anak na si Chloe at si Bree. Hindi naman siya hirap alagaan ito, pero si Clarence na rin ang nagdesisyon na huminto siya sa pagtuturo niya. Bagay na mas nagkaroon siya ng sapat na oras sa kanyang pamilya, lalo na at nag-aaral na ang kanilang panganay. Sa ngayon ay wala na siyang mahihiling pa, may masaya at buong pamilya.